po, may lilinawin lang po ako, guys. Tungkol po ito sa kay Gemo. Kung nakita nyo po, diretsahan na to. Kung nakita nyo po yung thumbnail ko dyan about kay Gemo. Tol Gemo, nanahimik na ako, Tol Gemo, pero ikaw Marites ka eh. Ano ba't ano bang problema mo, Tol Gemo? Wait lang. Bago tayo i-ano muna natin to. Ito, sagutin mo itong live ko, Tol Gemo. Itong live ko, sagutin mo. Kaya pwede kitang puntahan din sa inyo. Sagutin mo itong live ko ngayon. Sagutin itong lahat mga katanungan ko sa iyo. Nanahimik na ako, Tol Gemo, pero anong ginawa mo? Nagmarites ka sa mga live. Akala mo, wala akong mga galamay para pwera sa mga vlogger na kasamahan ko dito. Hindi sila nag-ano na sa iyo. May mga supporter lang po ako na nagmamahal sa Timutite. At yun, nakita yung nag-live na si Ma'am Lorne, asawa ni Red Nobino, nakalingap. Nakita ka doon, nagko-comment. Marites ka pala eh. Sayang yung pagsimba-simba mo. Nagpaka-Diyos-Diyos ka. Ay nako. Sayang yung pagsimba mo, Tol Gemo. Pero Marites ka pala. Gusto mo, basahin ko sa dito sa harapan ng kamera. Ito oh. Ito oh. Bakit nag-open topic ka sa mga live? Ako, nakita mo ba ako nag-live ako sa about sa'yo? Basahin ko dito sa harap ha. Kasi hindi nyo, alam ko hindi nyo mabasa dyan sa thumbnail. Kasi mawala. Ito, basahin ko ha. O ito, nag-live si Lorde. 304 ang tao. Ang sabi mo dito, buti nga nung tinanggal na siya ni Kuya Bal. Anong pakialam mo kung tinanggal ako? Marites ka talaga. Ah, wala na rin ako sa kanila. Kaya, thank you Lord. Talaga po di ako nandamay. Good way. God way, sabi niya. Marites ka pala. Marisa sa ato at Ma'am Chrislyn. Rose Dispe. Nakita nyo ba guys dito sa mga live natin, sa live ko, sa mga vlog ko, narinig nyo ba ako na si Gemo sa mga live pumapasok ako? Hindi ako mahilig sa ganyan. Nanahimik na ako pag once natapos na yung mga isyo, tapos na yon. Hindi ko na utingkayin yan. Pero ngayon, yung pinasa sa akin in screenshot, anong ginawa mo, Tol Gemo? Nirespeto kita kasi kagalang-galang kang tao. Mamita, official sa tatpo. Kagalang-galang kang tao, sayang yung panamit mo sa harap ng kamera. Pero pagdating naman sa likod ng kamera, ang pangit na ugali mo sa klarong istorya. Sagutin mo to, Gemo. Pwede kitang puntahan niya sa inyo. Pwede ka namin dalawin. Hindi man ibig sabihin, dalawin ka namin, awayin ka, pero dalawin ka namin. Sagutin mo tong live ko, Gemo. Nanahimik na ako dito. May narinig ka ba sa vlog ko? Pinaringan kita? Di ba wala? Marites ka talaga, Gemo. Nainis lang ako guys eh, kasi siyempre nanahimik na ako. Tinanggal, alam nyo ba kung bakit ko siya tinanggal si Timutite? Ito guys ha, simulan natin sa umpisa. Simulan natin sa umpisa kung bakit si Gemo naging parte dito sa Timutite dati. Simulan ko ha, sa number 1. Nung una, birthday ni Boy Sardinas TV. Doon sa bundok, nagkakilala kami ni Gemo. Nagsayahan kami doon, nag-live, nagbading-badingan. So, nakiusap si Gemo na sasama. Sinabihan ko na si Gemo na, Tol, huwag ka muna sumama sa Dabaw kasi alanganin. Ano sinabi ni Tol Gemo? Sige Tol, hanggang daet lang ako. Yun, sinama namin kasi ang usapan hanggang daet. Tapos ang usapan namin ni Boy Sardinas noong dati, nung nagplano pa lang kami, ang sasakyan ni Boy Sardinas ang gagamitin namin papuntang Mindanao, hindi sa kanya. Pero namilit siya nga sasakyan niya kay Malaki, yun ang dalhin sa Mindanao. Marami akong gusto sabihin dito guys. Iisahin ko na ito lahat ngayong gabi. Kaya wala na itong kasunod na live. Ngayon lang ako nag-live about kay Gemo, lang yung thumbnail. Ako, hindi ako prangkahan ako guys. Hindi ako magparinig-rinig, diretsahan na. Gusto ko sana sasakyan ni Boy Sardinas ang dalhin sa Mindanao. I-prepare na namin, binilihan na ng gulong bago. Anong ginawa ni Gemo? Nagpresentar siya, Tol. Sasakyan ko ang gagamitin natin, akong bahala, sasagot ko. Kay Malaking sasakyan ko. Siyempre, pumayag na rin ako. Tapos, pagdating doon sa Antipolo birthday ni Boy Sardinas TV, doon kami, nagkita naman kami uli. Kasi unang-una kasi, sumama si Gemo sa Batangas, nagbanding kami. Tapos sumama si Gemo,
Yun, ginasulirahan namin kasi nagpresentar. Tapos, nag-birthday si Boy Sardinas. Nagkita kami uli doon. Ni Sabat doon. Nagkita kami ni Boy Sardinas, ni Tulgimo doon sa birthday ni Boy Sardinas. Nag-usap kami, nag-live-live kami, nagbakla-baklaan kami doon. Tapos, ngayon, nag-usap kami about sa mga channel. O, sabi ni Gemo, sama ako, Tol. Sa Bicol. Sige, Tol, sama tayo sa Bicol, 1 week. O, dayon. Tapos, makinig kayo ha, para clear. Tapos doon, tapos bigla kong sinabihan si Gemo, Tol, huwag ka lang sumama sa Davao kasi alanganin tayo sa budget. Kasi siyempre, wala pa ako masyadong kita. Alanganin ako sa budget, Tol. Sige na to, sama lang ako. Sige, sa Bicol na lang, sabi niya. Sige, sa Bicol lang. Usapan namin Bicol lang, ha? Usapan namin Bicol lang. Tapos, pagdating sa Bicol, nag-upa kami ng bahay. Yan, sagot ko lahat. Wala silang problema. Kain, gasolina, akin lahat. Tapos, pagkatapos nun, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Sige, Tol, sama na lang ako sa Davao, Tol. Total, taga doon naman ako sa ganito. Siyempre, sige mo talaga, totoo, taga Tagom, Asunsyon. Pumunta pa kami sa magulang niya eh. Pagdating na dito sa ano, sabihin ko na lahat dito ha, wala nang tago-tago to. Prangkahan, diretsahan. Ito ha. Pagdating dito sa Mindanao, maganda na yung mga ano namin. Patawa dito, patawa doon. Okay yung bandingan namin, mga timbutiti kasi eh. Nandito ang mga kuwila sa amin. Doon, nagustuhan ko rin si Gemo kasi maka-Diyos, magalang, nandun na lahat. So, tiwala lang ako, tiwala. Nung nag-away si Gemo at ang asawa niya. Hindi ito sinungaling ang sinasabi ko. Totoo ito. Kahit si Dabing ng Davao, alam niya. Lagi sila nag-away sa asawa niya. Tawagin ko si Gemo, Tol, kain na, Tol. Nag-away na pala sa asawa niya gabi-gabi. Pero sa Bicol pa lang, guys, panay-away na po sa mag-asawa. Hindi ko rin alam kung anong punot dulo. Panay-away nila. Hanggang nakarating kami sa Mindanao, nag-okay-okay na yung komunikasyon sa asawa niya, nag-away naman uli. Panay-iyak ng asawa ni Gemo doon sa tawag ni Dabing ng Davao. Panay-iyak ni asawa ni Gemo. So, in-advise namin si Gemo, Tol, di ba, Tol, nag-usap. Pero guys, nag-usap na kami sa Bicol pa lang. Ang sabi ni Gemo, Tol, mag-meeting tayo. O, meeting kami, quorum kami kasi matimutite. Na kung ano man yung problema, siya nag-open na, sabi ni Gemo, kung ano yung problema natin, Tol, mag-sharing tayo, ha? O sige, okay, walang problema yun. Maganda yan. Mag-sharing tayo, problema. So, pagdating sa Davao, pagdating dito sa Mindanao, dito sa Surigao, nagka-problema si Gemo sa asawa niya, panay-away. Ngayon, panay-away nila. Tapos, in-advise namin si Gemo, kami ni Sardinas. Tol Gemo, di ba kapatiran ang touring natin bawat isa dito? Yun. Ang touring namin sa bawat isa sa grupo, kapatiran. Di ba, sabi niya, pag may problema tayo, mag-sharing tayo kung anong problema. Ngayon, pag si Gemo nag-problema, in-advisean po namin, Tol, ayusin mo yung pamilya mo. Huwag kang basta-basta. Kasi sinabihan namin siya, Tol, huwag mong isugal yung pagbablog mo doon sa pamilya mo. Tapos, anong sagot niya? Ay, iwanan ko yung asawa ko, Tol. Iwanan ko na. Ang gugulo. Tama ba yon? Yan, Gemo, ha? Huwag kang magsinungaling. Sinabi mo yan sa amin. Sinabi mo yan sa amin. Huwag kang magsinungaling. Sayang yung pagka-diyus-diyusan mo. Magsinungaling ka. Huwag kang magsinungaling sa akin. Kasi in-advisean ka ng Minibus Arena sa kubo ni Aldrin doon sa kabila. Huwag kang magsinungaling, Tol Gemo. Ako, malaking respeto ko sa iyo, Tol. Malaking respeto. Malaking respeto ko sa iyo. Pero pinutol mo yung respeto ko sa iyo. Marites ka pala eh. Akala mo siguro walang nagmamahal sa amin. Kahit ganito man lang kami, marami pa rin nagmamahal sa amin. Tapos, magmarites ka pa sa Kalingap. Bakit ka mag-open doon ng ano? About sa pagtanggal. Bakit ka nag-open doon? Siguro ikaw nag-open doon talaga para ma-open topic doon sa live. Narinig mo ba, nag-live ba ako about sa'yo? Ngayon lang. Ayun ako sa'yo. Matamaan ka, matamaan ngayon dito. Wag mo akong anuhin. Kaya
Kahit anong oras, pwede ka namin dalawin dyan, pero hindi kami makig-away. Makig-usap kami sa iyo. Panindigan mo yung mga binitawan mo salita. Panay-away nyo dito sa Mindanao ng mag-asawa. Panay-iyak-iyak sa tawag ni Dabeng. Si Dabeng, panay-advise asawa mo. May problema ka doon sa asawa mo. Anong sinagot mo sa amin nung in-advisean ka? Ay, ayaw ko na to. Iwanan ko na yan. Tapos, tinanong mo pa ako, pwede ka magpabahay dito, tol? Dito sa Surigao? Oh, tama ba yung asawa na ganyan? Pamilya mo, isugal mo doon sa pagbablog mo? Huwag mo akong gayahin. Kasi yung asawa ko may trabaho. May kita kaming mag-asawa. Huwag mo akong gayahin. Huwag mong abutin ang hindi mo pa maabot. Tandaan mo yung Gemo. Matamaan sa matamaan dito. Tapos makajus-jus ka, uminom ka nga ng alak. Sayang yung pagka-70s mo, 70-20s mo. Tapos iinom ka pala ng alak, huwag kang magsinungaling sa amin. Sayang yung pananamit mo, dikwilyo ka pa. Huwag mo akong hamunin, tulgi mo, kaya ako, bihira lang ako mag-live ng ganito. Oh, doon sa team mo sa power slide ha, pero hindi ako galit sa power slide. Doon sa team mo sa power slide, natulungan ka ba doon sa team mo para yung channel mo mamonetize? Oh, sagutin mo yan, sagutin mo itong live ko. Abangan ko yung live mo. Doon sa grupo mo sa kabila, hindi ako naninira ha, tinatanong lang kita. Doon sa grupo mo sa kabila, sa team power slide, namonetize ka ba, tinulungan ka ba para yung channel mo umangat? Oh, sumbatan tayo dito. Bihira lang ko magganito. Pagdating mo sa team Butiti, pagbuo ko ng team, lumubog agad ang channel mo kasi tinutulungan kita. Bumili ka pa ng subscriber, pero ubos, lagas. Pero nung pinablog kita ni Nanay Jocelyn, umangat ka. Umangat ka sa channel dito sa ano, sa kay Nanay Jocelyn. Kung madamot man ako pagkatao, hindi kita pinablog ni Nanay Jocelyn. Kasi alam ko si Nanay Jocelyn, malakas pa ang views nun. Kung madamot pa ako sa mga tao. Kaya hindi ako madamot, lahat po nakinabang kung saan man ang magandang views. Pero si Nanay Jocelyn, maganda ang views, pero hindi namin pinabayaan yan. Si Nanay Jocelyn, kahit wala naman mag-sponsor dyan na para sa kanya, kaya ko yung sponsoran sa sarili kong kwarta. Oh, labasan tayo ng baho dito. Labasan tayo ng baho dito, tol. Malaki pa sana respeto ko sa'yo. Kasi kagalang-galang ka na tao, dikwilyo ka, diniktay ka. Pero sayang yung sinisimba-simba mo. Sagutin mo tong live ko, tol. Bihira lang ko mag-live ng ganito. Pumunta ka lang sa mga live para magmarites, para i-open topic yung about sa pagtanggal ko sa kalingap. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Kuya Bal? Huwag mo nang pakialaman si Butiti. Ikaw pala nangialam eh. Talagang, alam mo tol, ang galing mo sa harap ng kamera, ang bait mo. Hindi ka makabasag ng baso. Alam mo ba yung dito ka pa sa Surigao, minamanmanan lang kita. Ang saya mo pag nasa harap ng kamera kasama kami. Pero pag off na ang kamera, saan ka nakatambay? Tanungin kita, nasa loob ng sasakyan. Kasi panay-away kayo mag-asawa. Pero hindi ako nakisali doon. Hinayaan lang kita kasi personal problema mo yan. Si Dabeng, napurhuisyo sa inyong mag-asawa. Kasi yung asawa mo panay-tawag kay Dabeng, panay-iyak dahil sa'yo. Anong sagot mo sa amin pag-advise namin sa'yo? Iwanan ko na yan. Iwanan ko na si... Ano? Iwanan ko. Bahala na sila. O anong tanong mo sa akin? Tol, pwede ba mapabahay dito, tol? O bakit, tol? Ay, dito na ako titira, tol. O, di ba? Huwag kang magsinungaling kasi itong mga binitawan kong salita, matagal ko na itong... O sa Bisaya pa, giloom. Ngayon, lahat sasabihin ko dito. Alam mo ba, tol, kung hindi ka nagkaano... Malaki sana ang plano ko sa'yo. Maglaan na sana ako pang bili ng gulong sa sasakyan mo. Di ba sinabihan kita, pagawan kita ng ATM, pero naudlot yun lahat kasi dahil sa mga ginagawa mo. Ilang sponsor ko ang nandyan sa'yo. Pinakalumang sponsor ko, si Ate Lorna Kampanya. Napakabait na sponsor ko yan. Anong ginawa mo? Nilason mo. Hindi kita sinabihan
na bawal magpadala kay Gemo nung nagsama pa tayo. Ang sabi ko, bahala na kayong mga sponsor kung magpadala kay Gemo. May dumating na package kay Ruel. Ruel, may dumating na package ni Ruel. Sinabihan mo ba ako na, tol, may magpadala kay Ruel? Wala. Ay, naku, tol. Ako, tol, bihira lang ko magsabi ng ganito. Ang laki ng respeto ko sa'yo. Kasi nakatulong ka din sa amin kasi doon sa sasakyan mo. Pero never kitang niyaya na sumama ka sa Mindanao. Yan ang tandaan mo. Kasi ang sasakyan sana na gagamitin namin, nakaready na ang sasakyan ni Boss Arenas TV, binilihan na ng gulong para ready pa Mindanao. Anong sabi mo? Tol, malaki ang sasakyan ko, ito ang gagamitin natin. So ako naman, pumayag na lang. So ang usapan lang natin, hanggang Bicol lang. Hanggang Bicol lang ang pinag-usapan natin. O sige, sabi mo, sige tol. Kasi sinabihan na kita, tol, huwag ka muna sumama sa Davao kasi alanganin. Diba? O, huwag kang maglimot-limot, tol, Gemo. Kaya lahat ng mga sinasabi ko, yan ang galing sa bunganga mo. Mas okay pa nga sila Boy Sardinas, si Bintong, si Calso TV, kung sino man yung nasa Timbutiti ngayon, nakamimbro. Kasi prangka sila magsalita. Si Boy Sardinas, kahit ganyan lang yung pagkataon niyan, wala akong masabi niyan, kahit madaldal man yan, masinggan ang babunganga, pero prangka, hindi nagtago ng ugali. Hindi katulad sa'yo, napakabait sa harap ng kamera, pag off ng kamera, saan ka nakatambay nung nagsama tayo? Pag off ng kamera, ay ando sa sasakyan, nagmukmuk. Halos buong araw ka nakamukmuk sa sasakyan mo kahit sobrang init. Ay nako, ayan, maglabasan tayo ng baho dito. Sagutin mo itong live ko, Tulgi mo. Antayin ko live mo. Kung ano yung mga mensahe mo. Ano? Akala siguro sa mga baser ko ay hindi ako magsalita. Iba ako. Hindi ako pumapatol lagi, pero binubulto ko yan. Ayan, labasan tayo ng baho dito, tol. Akala ko ba yung mga advice mo sa amin? Ang galing mo mag-advise sa amin, tol. Ang galing mo mag-advise sa amin. Ayan, Gemo TV. Ayan, bahala na kayo. Anong, hindi ko sabihin sa inyo. Basta Gemo TV. Ilapag nyo ang channel ni Gemo TV, tol. Ilapag nyo ang channel ni Gemo TV dito. Ako, may narinig ba kayo guys, nag-live ako tungkol kay Gemo? Pero anong ginawa niya sa live ni Lorne TV na Kalingap? Siya po mismo ang nagmarites doon. Hindi nga ako nag-open topic kay Gemo, guys. Narinig nyo ba? Puro lang ako vlog. Premier vlog. Husginoo ko. Dapat nga sana, tol, magkaisa tayo, mga charity vlogger, tumutulong sa kapwa. Hindi yung panay-panira. Ay, Diyos ko. Ay naku, sige mo, alam mo tol, hindi ka magkaroon ng ito ha. Oh, alam mo tol, Gemo, hindi ka magkaroon ng sponsor kung hindi ka dumating sa Timbutiti. Yan ang tandaan mo. Nung nasa Power Slide ka ba? Nag-sponsor ba silang Ate Lur na kampanya sa iyo? Si Ma'am Amabila Riz? Sino pa mga sponsor mo dyan? Galing din yan sa akin. Nung nag-viral si Nanay Jocelyn. Wag, sus, Ginoo ko. Wag po tayong mainggit kung ano yung wag tayong mainggit kung ano yung naabot ng isang tao. Ako guys, hindi pa ako sikat na vlogger. Tandaan nyo yan, hindi ako sikat na vlogger. Nandito pa lang ako. Hindi pa ako sikat na vlogger. Wala pa ako sa katiting. Diyos mio, Marimar. Diyos mio. Por Diyos, por Santo, Gemo. Sayang yung pagsimba-simba mo. Ay, ilabas ko na dito lahat ngayon. Total
total na ano ko na ngayon eh. Ilabas ko na dito ngayon. Diyos mio, Gemo Gemo, Mario Joseph Indawon. Huwag ka na lang mag-charity vlogger kung ganun ka. O sinabi mo pa na dekada ka na nagtulong. O ito ha, sinabi mo pa na dekada ka na nagtulong. O ano nangyari sa channel mo? Ano nangyari sa channel mo? Natulog para mantika. Nung nakiusap ka sa akin. Ha, nung nakiusap ka sa akin, tol, sumama, pwede ba sumama sa iyo? Pero ang tagal matagal kitang sinagot kasi pinag-isipan ko muna. Hindi ka makilala sa social media, hindi ka umabot ng 4,000 subscriber kung hindi ka dumikit sa amin. Nung pumasok ako sa Kalingap, o ito ha, nung pumasok ako sa Kalingap, si Kuya Bal mismo ang nag-alok sa akin. At saka, wala ka ng pakialam doon kung tinanggal ako ni Kuya Bal. Marites ka pala eh. Marites ka pala, Gemo. Ay, nako. Tapos, panay ano mo sa mga Kalingap para mo dumikit ka doon. Eh, Diyos mio, Gemo, nangarap ka ng gising. Nangarap ka ng gising. Ikaw lang pala ang Marites eh. Eh, Diyos mio, Marimar, Gemo, ay. Huwag ka na lang magsimba-simba, Gemo, kung ganun ka pala, Marites. Ay, nako, Gemo. Ang bait mo sa harap ng kamera. Ang bait mo talaga sa harap ng kamera, tol, Gemo. Nirespeto kita, tol. Ang laki ng respeto ko sa'yo. Kasi iisa lang ang city. Ikaw, Dabaw. Dabaw ka, Bilong. Ako, Dabaw din. Pareho tayo, Bisaya, taga Mindanao. Dadayo lang tayo ng Maynila. Pareho tayo mga Manila boy, probinsyano boy. Eh, Marites ka pala eh. Akala mo siguro walang mag-report sa akin. Sa totoo lang, tol, Gemo, noong mga isyo, panahon nagka-isyo-isyo tayo, nawala ka sa amin, masakit para sa akin kasi may pinagsamahan na tayo, mga banding natin, mga moments natin sa mga lakad natin dati. Kumakain tayo sa daan, naligo tayo sa putik, ang sarap ng samahan natin. Pero ikaw lang gumawa. Dahil lang ba doon sa sponsor na umatras na ipaayos yung van mo? Kasi guys, nung panahon kasi na sinanay Jusilin na nagbalak na kami dalhin sa Mindanao, nag-usap kami ni Gemo na nakiusap siya na sinanay Jusilin kasi masabi ko mauna ako sa Mindanao at si Tol Gemo susunod dalhin sinanay Jusilin sa sasakyan niya ang gagamitin. Eh sabi niya may sira kasi Tol, eh nakiusap ako sa sponsor si Ate Elizabeth Hansen. Eh, nag-isip-isip ako, eh, ang laki po ng gastos po. Sa sasakyan niya, 20 mil. Ipaayos, 20 mil ang budget. Sa travel ni nanay, 30 mil, 50 mil po ang gagastusin. Eh, siyempre, ang sponsor, eh, parang guma o untol yon. Doon po siya ng lamig, si Gemo TV. Doon siya ng lamig. Doon siya ng lamig na ang sponsor o matras. Kasi atat na atat siya kasi si Nanay Jusilin kasi kalakasan pa po ng Diyos. Kaya atat na atat siya na siya ang magdala sa Mindanao. Kasi ako mauna na po sa Mindanao at susunod si Gemo at si Nanay. Umatras ang sponsor doon. Sabi ko tol, umatras. Ang mali ko lang doon, ang inamin ko lang mali doon na hindi ko na-inform si Gemo TV na urada. Na-inform ko si Tol Gemo mga 2 days ayata ang nakaano, bago ko siya, kasi siyempre, ang dami ko pong mga lakad, mga busy ako, dami kong iniisip. Hindi kinabukasan na inform, sunod araw pa. So doon si Gemo ng lamig. Oh, labasan tayo ng baho dito. Doon si Gemo ng lamig. Sagutin mo tong live ko, tol. Huwag kang magsinungaling, tol Gemo.
Sagutin mo itong live ko. Huwag mo kasing abutin na hindi mo pa maabot. Kasi itong channel ko, pinaghirapan ko to. Wala akong katulong na pinaghirapan ko itong channel ko. Alam ko yan, Tol Gemo. Nanonood ka sa mga live namin. Nagmamasin, nagkamali ka nga. Nung nag-live si Calso, napindot mo yung ano eh. Kasi Marites ka eh. Ay, Diyos mio. Matitutubig ma. Huwag kasing, ano, alam nyo ba guys? Ako, prangka-prangka talaga ako magsalita. Hindi ako magtago ng ugali. Buti pa akong hindi nagsisimba. Bawat, ano, marunong pa ako mag-ano sa Diyos. Hindi ako nagsisimba, ha? Antayin mo yung bagay na para sa'yo. Ito lang advice ko sa'yo, Tol Gemo. Kahit mas matanda ka sa akin, ito lang advice ko sa'yo. Huwag mong pilitin na yung bagay na hindi mo maabot. Oh, alam ko, nag-live si Gemo ngayon. Huwag mong pilitin. Shout out, Wilson. Huwag mong pilitin abutin yung bagay na hindi mo maabot. Kaya pagpilitin mo yan, baka ikaw madapa. Oh, hayaan mo na. Andre Channel, shout out. Ako, never ako guys mag-ano sa mga taong ano. Pero ito, nabuo na lahat kasi dito eh. Na ano na lahat na para bang natingob o sa Bisaya pa. Kasi Marites pala to eh. Tapos kung may problema sa pamilya, lahat nga mga problema namin, alam ni Tol Gemo eh, kung ano yung mga problema namin eh. Tapos yung time na siya ang nagproblema, eh Diyos niyo, Maslimar, ayaw na magpa-advise anong sagot sa amin, eh iwanan ko na yan, Tol. Tama ba yun? Yung pamilya mo, ipagpalit mo sa YouTube, hala o hindi pa kumikita. Ay, naku, Mariusip Santissima, Gemo. Sagutin mo itong live ko, Gemo. Sagutin mo to. Akala ko ba, matinong tao ka? Saan ba yung isip mo? Nakalutang? Ginagawa ko na nga ang lahat para maging successful yung channel mo. Ginawa ko lahat. Huwag niyo panoorin yan. I-unsub niyo kung i-unsub niyo. Huwag niyo panoorin yan. Utusan ko kayong lahat, i-unsub niyo lahat. Kung talagang magsuporta kayo sa Timbutiti, hala, i-unsub niyo lahat. Utusan ko kayo. I-unsub. Bahala na po ang Diyos sa mga sinasabi ko dito sa harap ng kamera. I-unsub niyo lahat. Sa 420 viewers, i-unsub niyo na lahat. I-unsub nyo po lahat. Nakiusap ako. I-unsub nyo na lahat. Gemo TV. Ilapag nyo yung channel ni Gemo TV. Calso. Ilapag mo, Calso, kay ipin ko. Huwag nyo panoorin ang live niya. Gusto kasi niya ang ano, mupasok. Ma'am Bibski. Gusto kasi niya pumasok sa Team Kalingap, kaya panay ano niya doon. Gemo TV lang, Gemo TV. I-unsub na ninyo. O yan, utusan ko kayo lahat, i-unsub na ninyo. Oh. Yan si Gemo, ha. Oh. Kahit man lang magpasalamat siya kay Nanay Jocelyn di sa live niya. May sinabi ba siya? Saan siya nakilala? Sa mga viewers ni Nanay Jocelyn. Ako guys, kung gahaman pa ako, hindi ko ipa-vlog si Nanay Jocelyn sa mga kasama ko kasi alam ko may manunood kay Nanay Jocelyn. Pero ayaw kong ganon.
Kaya ayaw kong ganon. Kasi ang gusto ko kasi guys, kung kumita man ako, gusto ko din kumikita yung kasama ko. Yun po ang gusto kong mangyari. Hindi po ako makasarili. Nung time si Nanay Jocelyn ay nasa kamay na ng Timotiti sa Maynila, gusto siyang pumunta. Gusto niya pumunta doon kay Nanay. Eh sabi ko, ano pang gagawin niya dito? Ang kapal naman ang mukha niya. Ang kapal na siguro mukha ni Gemo, hindi na siguro madalaglap-lap o sundang. Gusto pa niya, tol, puntahan si Nanay Jocelyn. Paalam pa siya kay Bursadinas. Bakit? Siya bang may-ari ni Nanay? May pinapakain ba siya dyan? Nakita niyo ba si Nanay Jocelyn? Naglagi ako nag-upload sa channel ko? Di ba wala? Hindi ako ganon. Ayaw kong pagsabihan ako ng viewers. Ayaw ko na pagsabihan ng viewers na wala na ba kayong ibang nakitang pamilya na tulungan? Iisa lang tao? Hay, Diyos mo. Hay, Gemo, may pa mag-inom ka ng alak, manigarilyo. Sayang yung pagka-Diyos mo. Mas okay na tong ganito na yaw-yawiro ko kaysa magtago-tago ka ng ugali. Magpakabait tayo sa harap ng kamera. Pag-off ng kamera, mugot, lungkot ang mukha. Pagharap ng kamera, Gemo, Gemo, Gemo. Ay, nako, Diyos mio, pag-off ang kamera. Ay, Diyos mio. Ayan, titirahin kita dito, tol. Kasi sinayang mo yung respeto ko sa'yo. Nakita mo ba, nag-live ako about sa'yo? Ini-open topic ba kita sa mga ibang live? Di ba wala? Pero ikaw, pumunta ka sa live ni Lorne TV, asawa ni Rinobino. Anong ginawa mo? Anong pakialam mo kung tinanggal ako ng kalingap? Ha? Kasi Marites ka. Yung pagtulong mo sa tao, hilaw. Ay nako. Ako, hindi na ako mangimasok dyan sa personal mong problema. Pero ikaw yung nagbigay problema eh. Imbes hindi ako maganito sa'yo, o yan, ipa-unsub kita dito. Sa lahat ng mga viewers ko ditong nanonood, i-unsub nyo si Gemo TV. Direct na pagkasabi. Wala nang ano, wala na prangkahan to. Prangkahan to, hindi ako magtago ng mga ano diyan. Prangkahan, unsub na sa inyo na 'yan. I-unsub niyo. Sa totoo lang guys, yung sasakyan ni Tol Gemo, hindi 'yon ang gagamitin namin pa Mindanao sana. Pero nakiusap si Gemo sa amin na sasakyan niya ang gagamitin papuntang Mindanao. Hamakin niyo, bumili na kami ng gulong sa sasakyan ni Boy Sardinas TV. Kasi yun ang gagamitin. Hindi ka ba nakinig sa sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang Gemo? Hindi ka ba nakinig doon? Siguro maraming tutulin tenga mo. Ay nako, Diyos mio, Gemo. Sinabi ni Kuya Bal, pabayaan niyo po ang Timotite. Pero ang ginawa mo, Minarites mo, inupin topic mo doon sa live ni Lorne TV. Ay, Diyos mio, Gemo. Ako, prangka ako magsalita guys. Hindi ako magtago-tago ng mga ugali. Kung ano yung nakita nyo sa ugali ko sa mga vlog ko, yun na yun. Yun na yun. Wala akong ugali na tinatago. Yung pagtulong namin, buwis buhay yan, kahit saan kami makarating. At saka wala ka nang pakialam doon kung may sponsor man wala sa amin. Pag may mawala sa amin, mas doble pang dumating. O tinanggal ba kita sa Timotite? Gemo? Tanungin kita, tinanggal ba kita sa Timotite? Ikaw mismo ang nag-live. Nagpakumbaba na ako sa'yo. Tol, please. Nang hangyo ko sa'yo. I-hide mo ngayang diting site, tol.
Nakiusap nga ako sa iyo, tol. Please, huwag ka umalis. Sayang yung pinagsamahan natin. Mga moments natin sa bundok. Kahit saan tayo nakarating. Kasama tayo. Ma'am Rose de Leon, shout out po, ma'am. Ay, Diyos mio, Gimo. Ito, oh, asawa ni Ma'am Bia, shout out. Asawa ni Tol Gimo. Ma'am, oh, ang sabi ni Gimo, hiwalayan ka na lang daw niya. Iwanan. Oh, yan ha. Huwag kang magsinungaling sa akin, Gimo. Kaya yan ang sinasabi mo. Marami nakaalam niyan. Inadvisan ka namin dati, tol. Ayusin mo yung pamilya mo. Huwag kang basta-basta magdesisyon ng ganyan. Kasi yung pagbablog mo, wala ka pa. Nagsisimula ka pa lang. Huwag mo akong gayahin. Anong sagot mo sa akin? Ah, sa amin ni Bosarinas. Ay, iwanan ko na yan, tol. Hiwalayan ko na yan. Hiwalayan ko na yan. Pwede ba tumira dito, tol? Magawang bahay dito? O, yun sabi mo sa akin. Huwag kang magsinungaling. Kami kasi, kung ano yung nakita nyo sa amin, bungangira man kami, mga grupo, yun po ang ugali namin. Pero yung puso namin, totoong tao. Wala kaming tinatago sa likod ng kamera. Ikaw, dati, yung kasama tayo, pagkatapos ng live natin, vlog, patawa, saan ka nagtago? Sa loob ng sasakyan mo. Halos buong araw ka dyan nakatago sa sasakyan mo. Ang inggit kasi, walang gamot yan eh. Ano? Ayan, sa 488 viewers ngayong gabi, i-unsub nyo. Press 1, i-unsub nyo si Gimo. Paki-press 1 na lang pag-unsub kay Gimo TV. Press 1 guys sa nag-unsub kay Gimo TV. Pakiusap po. Hindi kita titigilan dito, tol. Araw-arawin kita sa pag-live. Uubusin ko subscriber mo. Press 1 guys sa nag-unsub. Yun lang po ang pakiusap ko sa lahat ko ng mga viewers. Kaya i-unsub nyo na. Iba ako pag ako magsalita guys, i-unsub nyo na. Pag hindi nyo i-unsub yan, titigil ako sa pagbablog. Titigil ako sa pagbablog. Pag hindi nyo i-unsub yan, hindi nyo ako makikita sa social media. Para sa isang tao lang, handa kong isugal yung channel ko. Press 1 sa nag-unsub. Sa lahat ng mga viewers ko ngayong gabi, yung hindi nakapanood, ang makapanood dito, i-unsub nyo si Gimo TV. Ubusin nyo ko ang subscriber mo, tol. Yan, tandaan mo. Hinamon mo ako, minarites mo ako sa ibang live na hindi na kita pinakailaman bakit mo ako ginaganyan. Sa lahat po ng mga viewers ko dito, sa 492 viewers, please, pakiusap. Yan lang po ang leksyon sa mga tao na hindi marunong lumingon kung saan ang galing. Ang sarap sana ang respeto, no, ang taas ng respeto ko sa kanya. Grabing respeto ko sa kanya. Pinutol niya lang sa isang bagay. Press 1 guys, press 1 sa nag-unsub doon sa kanya. Salamat po guys sa sumusunod sa akin. Hindi ko man kayo hawakan guys kasi ako nga guys, hindi ko kayo pwedeng hawakan sa liig. Kung saan man kayo manood, hindi ko kayo pagsabihan. Pero ngayon, sabihan ko kayo na wala nang manood kay Gimo. Wala nga kaming pakialam dito sa papag-vlog namin kung saan kami makarating. Delikado ba yung lugar pinuntahan namin? Wala kaming pakialaman. Kasi iniisip namin, taos-puso kami tumulong sa kapwa. Ay nako. I-unsub niyo guys para matapos na yan. Ay Diyos mio. Sa
totoo lang guys, ang galing guys niya mag-ano eh, ang galing niya magsalita sa harap ng kamera. Believe ako sa kanya. Ang galing niya magsalita sa harap ng kamera, makabuhay ng patay. Parang hindi makabasag ng baso. Pero sa likod ng kamera, pag off ng kamera, wale. Ay, Diyos mio. Sa totoo lang guys, hindi ko si Gemo inimbita. Hindi ko siya inimbita na sumama sa amin sa Mindanao. Kasi ang balak na namin ni Boy Sardinas kami lang at si Calso TV. Eh, nung umuwi na ako sa bahay, tumawag si Tol Sardinas na Tol, sasama daw si Gemo. Sasama. Pero hindi pa ako sumagot nun. Kasi alam ko. Kasi guys, nag-alanganin pa kami sa budget. Alanganin sa budget. Anong sabi niya? Pasama naman Tol, ang laki ng sasakyan ko Tol, karga yung motor mo, kahit dalawa pa dyan. O siyempre ako, gusto ko rin makatulong sa kapwa na maging vlogger pagdating ng araw, sinama ko siya. Kasi ang usapan namin diet lang. Sa diet, lahat ng gagastusin doon sa akin. Sabi ko, walang problema sa kain. Pagdating sa Mindanao, sa akin lahat, kasi alam ko, ako palang kumikita. Sinasuffer ko lahat. O, diba? Hey, Diyos mio. Huwag kang ganun, Tol. Kung maging charity vlogger ka, magtulungan tayo. Huwag tayo maging manira sa kapwa na vlogger. Tumutulong ka, tumutulong kami. Dapat nga, may communication tayo eh. Kasi charity ka, charity kami. Hindi yung siraan, siraan na siraan mo kami sa ibang mga live. Anong pakialam mo kung tanggalin ako sa Kalingap? Tanungin kita, Ber. Anong pakialam mo kung tanggalin ako sa Kalingap? Bakit? Tanungin kita. Bakit ka mag-open doon sa live ni Lorne TV? Oh, tanong kita. Ay, Diyos mio. Supalpal ka talaga dito. Sama akin mo, pamilya mo, isugal mo sa pag-YouTube, hiwalayan mong asawa mo, iwanan mo yung asawa at anak mo dahil sa pagbablog mo, eh wala ka pang kita nun. Oh, siguro mag-away kayo sa asawa mo ngayon. Sana nga, awayin ka ng asawa mo. Magkarambula mo dyan. Huwag mo akong pangunahan, Tol. Hindi mo alam kung ano ako magsalita. Iba ako pag ako magsalita. O sa Bisaya pa, tingubon ko na. Ako, hindi ako ganito. Alam nyo yan, hindi ako sanay sa ganito. Magmarites man ako, pero hindi ganito kalalim. Wag kang magpiling sikat. Ako nga, hindi nga ako nagyabang ang subscriber ko. 43,000. Hindi nga ako nagyabang. Diyos ko, mio, Gemo. Hindi ko nga pinagyabang yung channel ko na kahit papano may kita. Be humble pa rin tayo, Gemo. Huwag nating abutin ang hindi natin maabot. Hey, Diyos mio, sayang yung pagka-Diyos-Diyosan mo, Tol. Wala. Magawa. Eh, ito lang advice ko sa Tol Gemo. Magawa ka lang sarili mong simbahan. Kaya wala, yung simba-simba mo useless eh. Marites ka pala eh. Tapos si Ruel, parang inaangkin mo na sa'yo. Ano sabi mo kay Ruel? Kung ikaw mag-vlog kay Ruel, makalakad, upunta ka dito. Bawat sahod ko, ibigay ko sa'yo. Kung mapalakad mo si Ruel. Subukan mo palakarin si Ruel. Lahat ng sahod ko sa YouTube, ibigay ko sa'yo. Abe? Oh, Gemo, hinahamon kita. Bigyan kita ng 100,000. Oh, Gemo, makikinig ka dito. Bigyan kita ng 100,000 pesos. Ibinta ko yung mga luti ko nabili. Punta ka dito, mag-vlog ka kay Ruel. Palakarin mo. Baka siguro pati tae mo, hindi mo patayo eh.
pingunan ang hirap lang kasi sa'yo tol eh. Inunahan mo ako eh. Pinunahan mo ako sa mga ano eh. Minarites mo ako eh. Sino hindi mag-init ang ulo niyan? Minarites mo ako sa mga live. Nanahimik na po ang kalingap about sa timbutite. Ha? Subukan mo, Gemo. Pumunta ka ng Mindanao. Pumunta ka ng Mindanao. Ako mamasahe sa'yo. Kahit bukas, ibinta ko yung lote ko sa Kinapawan City pati Surigao dalawa. Ibinta ko yan. Subukan mo palakarin si Ruel. Kung makalakad, bigyan kita 100,000. Wala eh. Tapos si Ruel, parang inaangkin mo sa'yo. Si Ruel, pinablog ko yan ni Boy Sardinas. Pero, hinayaan nilang kita nag-vlog kay Ruel. Nagsabi ka ba sa akin na si Pidjoy mag-vlog? Hindi ka nga nagsabi sa akin, tol. Si Pidjoy, tinuruan ko na mag-vlog. Mag-vlog na rin. Hindi ka nga nagsabi sa akin eh. Parang gumawa ka ng sarili mong daan eh. Ito, bihira lang ko mag-live ganito guys. Sorry guys ha. Ate Miho, shout out, Dabing. Los Biminda. Bihira lang ko mag-live ng ganito. About sa isang taong walang kwinta. Huwag mo kasi akong pangunahan, tol. Kasi never mo akong nakita. Kasi ang account ko, ito lang, sa butite. Never mo akong nakita sa mga live para i-open topic kita sa mga live na about kay Gemo. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ikaw, ano sinabi mo sa live ni Lorne TV? Ay, Diyos mio. I-hide nyo yung siya, ano? I-hide nyo yung chatting, oh, 69. Ay, naku, Gemo. Labasan ta ng baho dito. Sa 536 viewers, ito lang pakiusap ko sa inyo lahat. Pakiusap, i-unsub niyo na si Gemo TV. Paki-unsub po Gemo TV kung nag-live man siya, please 'wag niyo panoorin lahat ng mga vlog niya. Hindi ako magano, hindi ako magtago-tago. Miss Tisa, shout out. Sus, Diyos mio, Gemo. 'Wag mo kasi akong pangunahan. Eh, pati yung asawa mo, anak mo, ipagpalit mo sa pagbablog mo, wala ka pang kita nun. Anong klaseng padre-pamilya ka? Pagsabihan ka namin ni Boy Sardinas, tol, ayusin pamilya mo. Huwag mo ipagpalit sa pagbablog. Pero ano sinabi mo, eh, hiwalayan ko na yan, tol, bahala sa buhay nila. Oh. Ako, iba ako. Pobreng hilas, shoutout po. Huwag mo kasi ako pangunahan, Gemo, kasi pag ako ang magsalita, kawawa ka sa akin. Uubusin ko, araw-arawin ko yung subscriber mo, tandaan mo yan. Sa lahat po ng mga supporter ko dito, yung hindi nakahabol sa live ko, ito, panoorin yung live ko ngayon, i-unsub nyo si Gemo TV. Salamat sa pakulay, Eloisa Villanueva. Maganda siguro gabi-gabihin ko to eh. Araw-arawin kita, umaga gabi, pero maganda siguro gabi para makapanood lahat. I-search nyo lang Gemo TV, Gemo TV. Araw-arawin kita dito, tol Gemo. Kasi pinutol mo yung respeto ko. Imbes na may respeto pa ako sa iyo, ngayon wala na. Araw-arawin kita. Bingi ka ba, tol Gemo? Marami sigurong kulangot yung tainga mo. Maraming tutuli. Sinabi na ni Kuya Bal, huwag mo nang pakialaman ang timbutete. Eh, nanahimik na nga yung kalingap. Ikaw pa yung mag-open topic sa live ni Lorne. Anong klaseng tao ka? Eh,
I-search nyo lang, Gemo TV sa YouTube. G-E-M-O TV. Ang hirap kasi sa'yo, pinganunahan mo ako eh. Pumunta ka sa live, may mga live dyan. Tapos pakialaman mo kung yung pagtanggal ko sa Kalingap. Ay, Diyos mo, tapos na yung issue na yun. Tapos na yun. Wala na. Huwag niyong panoorin kung nag-live man siya, yun lang pakiusap ko. Lahat dito mga viewers, yun lang pakiusap ko para maging ano siya. Araw-arawin ko yan siya. Nanahimik na kami dito kasi marami kaming project na coming. Ay nako, Diyos mio. Ay nako, Marimar. Ate Mercy, shout out. Hindi ako na problema, Gemo, kung mawalan man kami ng sponsor, maraming kapalit. Tandaan mo yan. Shout out sa inyo lahat. Pinganunahan ako eh. Pag ako magsalita, umanda ka. Sa nag-unsub guys, press 1. I-unsub nyo, yun lang pakiusap ko guys, i-unsub nyo po. Para manahimik siya. I-unsub nyo po. Alam ko yung iba, bumaba ang viewers natin, no? Alam ko, pinasok yung kanong Gemo, in-unsub yan. Press 1 lang po sa naka-unsub. Natalis, atot. Ay, Diyos ko, Mio. Gemo, wala ka pala, hindi mo pa naabot yung naabot namin kung paano maging vlogger. Wala ka pa in town. Ako nga, yung subscriber ko, hindi ko pa nga ipagmalaki yung subscriber ko. Hindi. Hindi nga ako nagyabang sa subscriber ko na 40 na mahigit. Kasi nasa mababang level pa lang ako. E mas lalo na yung sayo. Nasa dulo ka pa lang ng buhok. Wala ka pa doon sa laman. Diyos mio, Gemo. Hindi mo pa naranasan yung nadaanan ko. Ako nga, nadaanan ko. Nalagasan ako ng 1,500. Hindi pa ako kalingap. Ay, Diyos ko, Gemo. Huwag kasing magyabang. Huwag ipagyabang yung mga channel natin kasi wala pa tayo sa katiting. Wala pa tayo sa level 1, Gemo. Level 0 pa lang tayo, Gemo. Gemo mo. Sus, Mariusip, Santisimaan. Gemo TV. Yun lang i-search nyo sa ano, sa YouTube. Lalabas yan. Huwag mo kaming pakialaman, Gemo, kasi nanahimik na kami. Si Boy Sardinas, kahit ganyan ang bunganga ni Boy Sardinas TV, pero totoong tao. Walang tinatago kung ano man dyan sa likod ng kamera. Kung ano man yung mga problema namin, alam namin bawat isa. Pero noong tayo'y nagsama, saan yung problema mo sa dati? Oh, di ba ayaw mong magpa-advise? Kasi kaya mo. Di ba? Sana yung sinabi mo dati sa nagkurum tayo sa diet. Tol, meeting muna tayo. O bakit, Tol? Ay, pag-usapan natin yung ano, yung kung sabi niya, ganito, Tol, ha? Pag may problema ang isa, magsiring sa lahat. O yun ang sabi niya. Nung siya naman ang nagproblema about sa asawa niya, eh, ito naman, Gemo, kasi, alam nyo ba kung bakit nag-away ang mga asawa? Itong ex ni Gemo sa bansa Landabo del Sur, ano nakain itong Gemong ito? Eh, binablog, eh, siyempre ang asawa magselos yan. Binablog niya yung ex niya sa bansa Landabo del Sur. Isanabihan ko siya, Tol, huwag mong gawin yan, kasi siyempre asawa magagalit yan. Ay, okay yan, Tol. Alam naman ang asawa ko, hindi magagalit. Alam po ng Diyos, Tol. Oh, alam yun ang Diyos. Alam ng Diyos. Pagdating na Surigao, nagkagulo. Oh. So palpal ka sa akin ngayon.
Tama ba yan yung ex mo, i-vlog mo? Ha? O, tanungin ko kayo, mga viewers dyan sa 400 plus. Tama ba yan, i-vlog yung ex ni Gemo? Siyempre, asawa, magagalit. Magsisilos, di ba? Tama naman yun. Magagalit ang asawa nun. Tapos, i-vlog niya. Ay, naku, Gemo. Doon sila nag-away. Nung time na nag-away na sila about sa babae na i-vlog ni Gemong ex niya, panaytawag kay Dabing. Panaytawag kay Dabing asawa, nag-iyak-iyak na. Tapos, in-advise na namin si Gemo kasi lagi na namin nahalata ni Gemo na para bang gabi-gabi na lang si Gemo na kausap ng asawa, nag-i-emote na siya sa loob ng sasakyan. Tinawag namin, tol. Inapitan namin, tol. Toko, TV. Kinausap namin si Gemo, tol. Tol, di ba sabi mo kung may problema tayo about isa, mag-sharing tayo. Tapos, nag-away, sinabi ni Sardina, nag-away-away kayo ni Marge. Ay, bahala na siya, tol. Iwanan, hiwalayan ko na yan. Bahala na siya. Oh. Ano, tol? Gemo? Oh, ano? Huwag kang tawa-tawa dyan. Huh. Alam namin yan. Panay puri sa ekstas, panay daw bully sa asawa niya. Oo nga, Ma'am Gisa, tama yan. Andre Channel sa tatabing. Oo nga, di ba? Si Boy Sardinas, kahit bungangiro yan, parang masinggan yan, pero wala akong masabi dyan nilang tatlo. Kaso, pati mga membro ko, wala akong problema. Kasi totoo pong tao. Kung ano yung ugali nila, sinasabi po talaga nila na ganito ugali ko. So, siyempre, alam natin ugali. So, iwasan natin yung bagay na ayaw nila. Di ba? Hindi yung maganda ka lang mag-advise sa kasama mo. Pag ikaw ang may problema sa sarili mong pamilya, advisean ka sa kasama mo, ayaw mo makinig. Oh, yan, may pagkaluki-luki daw, sabi ni Marilyn Chin. Ay, Diyos mio. Inom muna ko tubig, guys. Paki-press 1 lang po sa mag-unsub. Press 1 po sa mag-unsub. Press 1. I-press 1 lang po sa mag-unsub kay Gemo TV. Diretsahan na to. Wala nang paligoy-ligoy pa. I-unsub nyo si Gemo TV. Araw-arawin ko. Pag-live yan. Abangan nyo po. Araw-araw tayo mag-live about yan. Maritisan pa lang gusto niya. Ito. Umpisa natin ngayon. Gusto pala niya ng ganito? Ah, sige. Oh, press 1 sa mag-unsub kay Gemo TV. Listen, Paulino, shout out. Yung hindi naka-subscribe dyan, ah, wag niyo na puntahan. Makabuse pa kayo. Makabuse pa. Yung naka-subscribe lang kay Gemo. Sanisa, shout out, Sanisa. Kasi kami, guys, kahit ganito lang kami, totoo ang pagkatao namin, kung ano yung nakita nyo sa amin, kung ano yung narinig nyo sa mga bunganga namin, yun na po kami. Yun pagkatao namin. Ayaw namin na ayaw po namin na magtago-tago pa ng mga ano, ayaw. Tol, pasok ka dito, tol. Ito, may isang tao akong pasalitan dito, si Boy Sardinas TV, kasi siya mismo ang nakakilala kay Gemo TV. Oh, pasok, tol. Dito ka. Oh, basta wag lang magmura dito sa live ko. Pasok ka dito, tol. Magsalita ka dito. Kay si Boy Sardinas mismo ang unang nakakilala ni Gemo bago kami ni Gemo. Kung bakit siya laging part sa Timotiti dati. Magsalita ka, tol. Okay, i-relax ko muna ang bunganga ko. Kaya kanina pa naubos ang laway ko. Isang baso na yata ang laway na dito sa mesa, oh. O, dito. Magsalita si Boy Sardinas dito ngayon. O, tanggalin mo dito, ano? O, yan. Magsalita si Boy Sardinas. Eh, hibita mo yan. O, magsalita si Tol dito. Makinig kayo. O, dito lang ako. Yun. Gandang gabi po sa inyo. Ang dami nanonood. So, andun lang kami sa labas. Andiyan pala yung aking misis, no? Yan, nag-shoutout po sa inyong lahat. So, yan, nagkaroon tayo ng issue. Yun naman kasi, si Gemo naman kasi, iba na nangyayimik na yun, nakikimarites pa pala siya. So, yan, napuno na si Tol.
Nakita namin ni Kalso kanina. Sabi niya, na, magla-live ako. Ayun na pala, uminit ang ulo. Ayun nung saan pala, saan pala siya pumapasok at nagaganon-ganon siya. Matagal na yan eh. Kasi pagka ano, nagdadali din siya ng mga live, ay ng mga sasalita niya. Ay! Ngayon ang ano. Ay, mami, yun. Kasi nangangaral po siya, nangangaral siya sa mga dapat ano ba ang charity, ano ba yung mga ganyan, ano bang magandang ugali ng charity, diba sinasabi niya yan, dapat makadiyos, hindi nangihimasok sa kapwa, anong magsalita, hindi ka Marites. Naku, siya naman pala Marites, anak ng weteng, diba nakita niya naman, siya naman palang Marites. So, sinisiksik niya yung sarili niya sa Kalingap. Eh, malo nyo, baka matanggap naman siya doon. Eh, mas maganda. Pero sa ginagawa niya at nalaman niya yung ugali niya, eh, hindi tanggapin niyan doon. Napakagaling kasi magsalita. Tapos, lahat naman tayong mapapaniwala kayo, eh, talagang mapapasubscribe talaga kayo sa kanya. So, yun nga, sabi nga ni Tol, kung wala naman sa Team Butete, hindi naman magkakaroon ng mga sponsor siyan. So, yun, matatagal na yon. So, anong, baka ano yung mga sinabi niya? Siyempre, mga makadiyos nga po siya. Pero sa amin dito, eh kaso, yung ugali niya, eh talagang nalabas. At tayo nalaman natin kung ano ba talaga yung nasa likod ng camera. Kaya, Gemo, no? Dito sa amin, wala pong, kung anong ano namin dito, ugali na namin, yun na yun. Saka bakit, ba't kami magtatago-tago na ugali? Layo-layo nito. Eh mas lalo po ako. Hindi naman ako kailangan pang mag-plastic-plastic sa akin mga video kasi ang layo po nito nga Mindanao. Kung ano nang gusto mong sabihin, ang gusto mong itulong dito, yun na yun. Oo. Saka pagka, yun, sabi nga ni Tol, sa mga away-away, eh matagal po talagang namin, minsan hindi kami nakapag-vlog agad dahil hinihintay namin siya. Eh dahil ay wala sa mood, ganyan, dahil may problema nga sila, yun, ako yung kausap niyo dati na sabi niya, ay, hihiwalayin ko yan, pag-abordin ko na lang yan, eh, hindi kasi pagka merong mag-YouTube ka, eh dapat i-focus mo, eh, sabi ko tol, eh yung pamilya mo, eh maliit pa lang subscriber natin, huwag mo pagpapalit siya, di, nakasar na ako dyan, ganyan yung mga sinasabi niya, hihiwalayin ko na lang yan, saka, sama-sama na lang tayo dito. Baka pwede akong magtayo dyan ng ano. Eh ako naman ay sabi ko, wag mong ipagpalit dyan kasi kawawa naman yung pamilya mo dun. Saka, ito mong papalit. Eh ako nga, magkano lang naman ang kita dyan sa YouTube. 5,000, mga ganun, 6,000, 7,000. No, pa, anong pa nung makakabuhay yan sa ano, sa pamilya. Si Tol Butete, lumaki lang yung sweldo niyan dahil nag-trending siya kay Nanay Jocelyn nung panahon na yon. Eh ngayon, wala naman ng trending. Magkano na lang ang sweldo? Pero okay lang. Eh kasi natuloy na, tinuloy-tuloy na talaga. So kung kumikita man ng konti, at least kaya naman ng bumuhay. Kasi si Ate Shauske may trabaho naman. Tapos si Mama, si Mama na lang halos binubuhay niya. Saka si Papa, di konti lang. Kahit hindi naman malaki yung kita, okay pa rin. Kayang-kayang buhayin ni Tol. So, siya, 43,000 na nga yung kanyang subscribers. Paano pa yung maliit? Saka paano din ako, di ba? Kalit-lit lang ang kita ko. Saka sa akin, kasi kahit malit lang ang kita ko, may trabaho na may misis ko, may negosyo naman ako dun sa Manila. Kahit naman nandito ako, humina na yung negosyo ko, okay lang. Kasi may trabaho na may misis ko. So, naunawaan ako ni misis ko. O sige, katrabaho muna ako, kahit dyan ka, sumorto-porta siya. Paano naman siya? Pagpunta dito, kawawa, gutom. Saka ang isang pagiging isang charity vlogger, ang pinaka naayawan ko po doon kay Tol Gemo is yung dapat yung magulang uunahin. Ako hindi ako makakapag-vlog ng magpapakita ako sa camera na tumutulong ka, ito nag-aabot ka ng mga paabot ng sponsor. Tapos kung sarili mong pamilya is hindi mo nauuna. Dapat nga yung mga sponsor nga namin. Kuya Bal, good evening Kuya Bal. Ayan Kuya Bal, may gabi eh. Ito si Gemo TV Kuya Bal. Di ba Kuya Bal, tapos na tayo doon sa mga ano dati sa atin. Tapos si Gemo TV, inopen na naman ngayon. Eh ano bang nakain ito ni Gemo TV? Si Gemo, Kuya Bal, ito lang masabi ko sa Kuya Bal. Huwag mong papasokin sa Kalingap, si Gemo.
Kasi iba, iba ang ano, parang lang gagamit lang din. Kuya Bal, mayong gabi, Kuya Bal. Kaya nga, naano ko Kuya Bal eh, nainit ako Kuya Bal eh, kasi si Gemo TV kasi tapos na yung mga isyo, hinalungkat pa niya. Ay, mayong gabi, Kuya Bal. Si Kuya Bal, wala kaming ano Kuya Bal, pareho man kami Bisaya. O, si Gemo TV lang yung problema sa amin Kuya Bal kasi ayaw tumigil sa, kahit saang live, nagpupunta, minamarites kami. Eh, nanahimik kami sa Mindanao para magtulong. Ah, Kuya Bal, pag maumpisahan na po ang building namin, Kuya Bal, gusto kitang imbitahin dito sa Timbutiti Foundation kasi yan, isali ko na sa SEC. Henry Ondago, shout out. Eh, nainit kasi ako, Kuya Bal, kasi itong si Gemo TV, panay ano talaga, oo, matagal na issue na yon. Bakit binalik-balikan pa? Oo nga, Kuya Bal, eh. Matagal na yung issue, Kuya Bal, tapos si Gemo TV, parang hindi makamove on, Kuya Bal. Ah, ito, Kuya Bal, good news to, Kuya Bal, at gusto kitang imbitahin dito, Kuya Bal, pag maumpisa na tong building this month sa Timbutiti Foundation, sa buong Pilipinas yan, ginawa kaming branch from US. So, ngayong buwan, umpisa na yung building sa Timbutiti Foundation, yan, ipalakad na po namin yung papel para ma-registered na sa SEC. Ayan si Kuya Bal, number one kong imbitahin po yan dito sa aming Timbutiti Foundation sa building po namin pag matapos. So, salamat kay Kuya Bal at dinalaw tayo. Kahit may mga issue man na nakaraan sa amin sa Kalinga, pero si Kuya Bal ay hindi kami magkaaway. So, pareho kaming charity vlogger na Kuya Bal. So, yan, magtulungan po kami. So, ito kasi si Gemo, hinalungkat kasi Kuya Bal eh. Hindi kasi nakinig sa'yo Kuya Bal eh, na kung ano yung mga pass ba, eh, minaritis sa kabila. O eh, kami malalag, magkita tayo dyan, magkilaw ta o inom tuba. Ay, Kuya Bal, dumaan ka sa Surigao, Kuya Bal, ipagluto kita na kasi may pispan na ako dito. Malaki na po ang mga alaga kong hito, tilapia. Daan ka dito, malaki tong bahay sa Timbutiti, Kuya Bal, dalawa po tong bahay sa Timbutiti. Daan ka dito sa Surigao, gagala tayo sa Hinatuan River, sa Enchanted Kingdom. Pasyal ka dito Kuya Bal, akong bahala sa lahat po ng makakain nyo po dito. Ay pupunta po tayo ng Hinatuan River, yung sikat na tourist spot dito sa Surigao. Dito na, matutulog tayo sa pamamahay ng Timbutiti. Joy the Great, shout out po. Lahat po ng Kalingap, inimbita ko dito sa lugar po namin para masubukan nyo lang po maggala dito sa mga tourist spot dito sa Surigao. Eh si Kuya Bal, si ano kasi, sige mo, hindi nakinig sa mga sinabi ni Kuya Bal na huwag nang anuhin ang Timbutiti kasi nahimik na si Gemo kasi minaritis kami sa mga live eh. Kaya naano ko dito sa live ngayon. So si Kuya Bal, kung ano man yung mga ano namin, mga pass, wala na yun sa akin. Joy the Great, shout out Joy the Great. O nga, Joy the Great, nanahimik na kami, Joy the Great eh. Ito kasi si Gemo TV, ayaw makamove on. Hindi makamove on. Kaya medyo nag-ano kami, nag-live ko agad kasi ayaw ko naman ganun kasi. Imbis na pareho tayo na tumutulong, dapat mag-communicate sana eh. Wala, si Gemo, parang ano eh. Marites ka si Gemo. Ayan Kuya Bal. Yung mga hito ko dito, isang piraso, isang kilo. Mag-ihaw-ihaw tayo dito. Tilapia ko dito, laki na rin. So, yung hito ko dito, nasa 1,000 plus. Malaki na ang mga hito. So, daan ka dito Kuya Bal, pasyal tayo ng Hinatuan River. Sagot ko ng tulugan dito, malaki naman itong bahay. Dalawang mga bahay sa Timbutiti. May maparkingan pa. Ayan, salamat kay Kuya Bal at dinalaw tayo sa live natin. Believe ako kay Edison Butiti at yan ang nag-escort sa amin nung nasa Manila kami. Ayan. Salamat kay Kuya Bal. Si Kuya Bal kasi wala kaming ano ni Kuya Bal na ano. Kung ano man yung mga nagdaan sa amin ni Kuya Bal, wala na yon. Eh, si Gemo TV. Eh, hinalungkat pa niya. Sabi ko, anong pakialam mo, Gemo, kung nawala na ako sa Kalingap? Nanahimik na kami. Eh, si Gemo, ay inano pa naman niya eh, inopen pa niya eh.
Sabi ko kay Gemo, hindi ka ba naano Gemo na dahil sa yung viral ko din sa Bicol, eh nakinabang ka. Tapos kung nagka-sponsor ka dahil lang din po sa ano, Tibutete. Tapos ngayon, eh panay ano ni Gemo na makasali sa Team Kalingap, eh pakitang ugali niya, ganyan na. Sir, kung Team Butete nga, na-trider, Team Kalingap pa. Lako, tin-rider nga kami Team Butete, eh paano lang kayo kung mapasok sa Kalingap? Si Kuya Bal, ayan, si Kuya Bal, wala kaming ano yung Kuya Bal, hindi kami kalaban, so pareho kami tumutulong sa kapwa. So ayan, si Kuya Bal, welcome yan si Team Butete pag pumunta dito sa area ko, sa Surigao del Sur, kasi kami pa lang ang charity vlogger dito sa Surigao del Sur. So pag gustong dumaan ni Kuya Bal dito, ayan, pasyal tayo ng ano, Hinatuan River, malapit lang dito Kuya Bal, Libuacan, Cold Spring, nandito lang, malapit, 15 minutes lang, yun na. Kasi sa Surigao kasi napakadaming ano, napakadaming tourist spot. Yan, shout out yung lahat yan guys. At sana pasinsyahan nyo na po kung ano yung nabitawan ko dito. Kasi sino naman hindi mag-init. Parang nabuo na yung ano ko kay Gemo eh. Na bakit pa na ganyan siya na eh tapos na yung mga yung nakaraan pa, inungkat pa. Kasi mag-inungkatay kami. Si Kuya Bal kasi taga Davao lang din yan. Malalag sila, bansalan kami. Next week pa, Davao din kami next week. Baka mag-abot pa kami ni Kuya Bal. Kasi next week kasi punta kami kay ano kay Pugong Biyahero. Kasi nakontak ko na si Mang Ili. Kasi yung bayaw ko din, magkapitbahay lang sila ni Mang Ili. Doon sa Kalinan. So pupunta kami doon. Eh mag-upa lang kami ng baw-bao. Jeannie Abanes, Satat, Natalie Navarro, Majuski TV. Si Kuya Bal ay itry kong imbitahin si Kuya, kung baka nanood pa si Kuya Bal, kung may Kalinga pa nanood dito. Si Kuya Bal, imbitahin ko po siya pag maumpisahan na ang building, pag matapos na ang building, imbitahin ko si Kuya Bal para paano din sa ano, building natin sa Team Butete Foundation. Pagaling sa Team Butete at lumipat sa Team Kalingap, dapat dadaan kay Edison Butete magpirma pag walang approval ni Edison. Butete hindi pwede pumasok sa Kalingap. Patay. Oh, ayan, sige mo. Oh, ayan. Oh. Daming, oh, ayan, nakapin na ha. Maraming witness dito ngayon. Oh, pagaling sa Team Butete, pumasok sa Team Kalingap, pag walang pirma ko, ayan, hindi tanggapin ni Kuya Bal, lagot kayo. Bisay Vlog, shout out. Totoo Kuya Bal, imbitahin kita dito pag ano, pag umaupisa ng building, tapos pag mag-ribbon cutting, tapos yan, mag-ihaw-ihaw. Malaki na hito ko dito, kung napanood nyo sa vlog ko, yung mga isda dito sa fishpan ko, malaki na, 1 kilo, 1 piraso mahigit. So may pinakawalan ako diyan 30 kilos na malaki na hito. Tapos may ano pa, may 1000 pieces na fingerlings, malaki na rin, mga ganito na kalaki oh, hito. Tribason, shout out Tribason. Maalisa Inday Cervantes, Calso TV Miho Bibi, Chrislyn, Maalisa, Gina, shout out po. Enrico, shout out Enrico. So yan ha, witness kayo. Pag sige mo pumasok sa Team Kalingap, hindi siya makapasok. Shoutout kay Ate Edna, asawa ni Kuya Bal, ay Kalingap Prab, shoutout sa mga taga Lighthouse, shoutout sa inyo lahat. Gima Modilo, shoutout po. Lunayla Sibilio, shoutout. Ronilin Carla, shoutout. Henry Undago, Bisay Vlog TV, shoutout po. Nandito naman dating site, oh. Andre Channel. Pumasok naman ang dating site, oh. Boy Sarilas TV, andyan na. Sally Tudoro, shoutout. Magandang gabi po, Kuya Bal.
Naida Mubo, shoutout po. Kanina pa tong dating site eh, pumasok eh. So ang Team Butete guys, may ano na, bukas umpisahan na naman yung pabahay na isa. So pang ina to, isa, dalawa, tatlo, apat, pang limang pabahay na po ng Team Butete bukas dito. Umpisahan. Nate Ikalya, shoutout po. Christine Tuante, shoutout po. Lunayla Sibilio. Ang Team Butete guys, pang lima na pabahay na bukas na? Lima. May limang houses na, pang lima na bukas. Bukas umpisahan. At may pang-anim pa dito sa kabila. So, tapusin mo na itong isa. Kay, pag isabay-sabay, malaki. Maayong gabi, Buwan TV, shoutout. Leonardo Paulian. Rachel Retora, Rintora. Shoutout po, shoutout. So ayan guys, yung nandito ngayon, yung nanonood natin, alam nyo na kung ano yung binitawan ko salita. Ayan, gawin nyo na. Para matapos. Happy for you, Butete. Kuya Val is in your life. God bless you both. Salamat po. Ma'am Christine Agnes, shoutout. Bibi Carol Tolentino. Gina, shoutout Gina. Ayan ha, sabi ni Kuya Val, walang makapasok pagaling sa akin. Noemi Pamatian, shoutout. Hindi, wala doon. Pwede pumasok hanggat wala akong firma. Bisay Vlog, shoutout. Jinsky OFW. Bahala siya. Dagan salamat Kuya Bal, sabi ni Dabing ng Dabaw. Basta guys, ayan, humihingi ako ng pasensya sa inyo kung ano yung binitawan ko dito ngayon. So, yan, matagal-tagal naman tayo maka-live uli. Pero parang araw-arawin ko, parang gusto kong araw-arawin guys eh. Parang, ano, gusto ba kayo araw-araw tayo mag-ganito? Hindi na tayo mag-charity, puro na tayo ganito. Bayag ako. Nora Di Guzman, shoutout po, Maris Uji, Ronilyn Bautista. So sana guys ay patuloy pa rin kayo magtangkilik sa Team Butete o Team Kalingap dyan. Kasi guys, iisa lang man yung hangarin namin eh. Para makatulong sa kapwa eh. Iisa lang talaga ang hangarin namin. Hindi ako nakikuntis. Hindi ako nakikuntis talaga. Totoo yan, hindi ako nakikuntis. Hindi ko abutin ang hindi ko maabot. Richelle Rintora, Lunayla Lagunday. Miles Tamayo, shoutout Miles Tamayo. Buwan TV. Ayan guys, may Facebook page din ako guys, Butete Official. Pwede kayo mag-PM sa akin doon. Butete Official, yun po yung Facebook page ko. Gima Mahinay, shoutout po. Miles Tamayo. Ayan, correct Butete. Andre Channel. Sabi ni Angelina Kim, G is ka, di ka pa daw, sumikat, patawa siya. Sabi ni Andre. Wala man akong pakialam guys kung Kim G is in town ako eh. Hindi nga ako. Sus, Ginoo ko. Anong pakialam nila kung na Kim G is ako, hindi ako sikat. Di ba? At least. Okay. Good vibes na tayo. At least nakilala kami sa Kim G is. Di ba? Maalisa, shoutout mo, Beulie, Maano. Florinda Buwan, Bibski Crew Vlog, Gisa, yung Root Beat at Angelina ang kamaritis niya doon sa live niya. Ayan, sabi ni Gisa. Andre, parang galit na galit sa'yo si Angelina Cuyabutit. Ayan. Good vibes tayo, good vibes na tayo susunod. Ayan lang yan. Lisa Santiago, shoutout po. Maria Teresita Brun. Tini Kagas, shoutout po. Good evening. Chrislyn, yes, Ati Basher. Kaya andoon, Gisa, pigasabi ni Chrislyn. Ronilyn, Ma Alisa sa Tatros, Ma, at Ma'am Rose De Leon, andun ka sa live, sa vlog ko kanina. Pires, Kuya Edison, pa-shoutout po. Ayan, mga Pires, Pires, Anabel, ay, andito yung love life ni ano, mga Pires dyan sa, kay shoutout kay Dato, kay Dato dyan, Dato, itong nakausap natin na tribo. Salamat sa Team Butete sa tulong nyo sa mga kababayan natin sa Mindanao. Marami dapat tulungan dyan. Sobra hirap ng buhay. O tama, Kuya Bal.
Nako, Kuya Bal, ang dami po talaga dito. Grabe. Pag makabili na po kami ng truck, kasi bibili kami ngayong buwan siguro, makatapusan, bibili po ang Timbutiti. Ito, sabihin ko na ha. Bibili kami ang Timbutiti ng truck sarili para may makargahan kami ng ayuda. Kasi halimbawa, may binagyos kabilang lungsod. So, yun ang kargahan po namin ng mga gamit. Kaya mag-stack po kami sa foundation na building namin. Yun po ang ano sa Timbutiti. Nakaano na po? Nakabudget na po ang sa building sa Timbutiti. Kaya nga, gusto ko ni Kuya Bal ay kung halimbawa matapos yung building na yan, ay imbitahin ko si Kuya Bal o sa Kating Ribbon o ano dyan, pag open na. So gusto ko imbitahin ko si Kuya Bal kasi sana ko nanggaling sa kanya. Kaya hindi ako makalimot. Kung ano man yung pinagdaanan namin sa hindi namin pagkaintindihan doon sa mga member ng Team Kalingap. So yan, wag na nating isipin yon. Mag-communication na tayo sa mga Kalingap para kasi iisa lang man yung hangarin natin eh. Iisa lang talaga. Si Kuya Bal, tumutulong sa kapwa na mahirap. Ang Timbutiti, ganun din. So, kung ano man yung mga past natin, sa mga Kalingap, sa mga member, walain na natin yon. Balik loob na tayo. Huwag na tayo magsiraan, mag-awayan. Tulong-tulong na lang tayo. Si Kuya Bal, kukontak sa Timbutiti. O, Timbutiti, pupunta kami dyan. O, para makapaghanda kami para ang Team Kalingap din ay maservisuhan namin. Kasi ako, galing ako sa Team Kalingap, doon din ako nakilala kay Kuya Bal. Kung may hindi man kami nagkaunawaan doon sa dati, so wala na yon, pass na yon. Pag ano natin yon. So kasi pareho naman tayo ay iisa ang hangarin eh, tumutulong din. Hindi yung ungkatin pa natin yung mga nasa kaban pa, 'di ba? Huwag na natin yung anuhin. Magtulungan na lang tayo, eh, Kuya Bal, magtulungan lang kami ni Kuya Bal. O Butiti, pupunta kami diyan. Oh, dito kami, mag-prepare kami para sa kanila. Ganun yun. Rachel, return sa tatat ni Ticalia, Leonardo sa tatat po, Cecilia Singer, Jinsky OFW, Angeli Angelita sa tatat po, Gisa, Florinda Buwan, Maria Teresa Brod, Nora Di Guzman sa tatat, Nobi Pahardo, Jima Mahinay. Okay kami guys, mga charity vlogger. Sa totoo lang, hindi basta-basta. Kaya ngayon nga sinasabi ko eh, wala pa kami sa level 1. Level 0 pa lang kami. Kaya nga, sinabi ko kanina, si Tulgimo, kakaumpisa pa lang din niya. Wag magpakita na agad siya ng ano sa social media. Hindi pa nga niya naabot yung naabot namin eh. Ako nga, hindi ko pa nga naabot yung narating sa iba. Hindi nga ako nagyabang. Diyos mo yung marimaro eh. Mary Joy Igasan, shout out po. Grace Evangelista. Holiday, shout out po. Buwan TV. Ayan, next week po, Pakotabato po kami. Balikan namin yung ano, na vlog namin doon. Yun. By next week siguro. Eh, sahod sa YouTube sa 22, 23, mga 24. Next week, punta kami. Bibski, salamat si Bibski. Bibi Carol Tolentino, shout out po. Mari Igatso, shout out po. Ayos, Kuya Bal, pariho lang kami nag-charity niyan. Tutulong din sa mga mahirap. Ayan, si Kuya Bal nga, oh. Hindi nga si Kuya Bal nagyabang sa channel niya. Million na subscriber. Diba? Be humble pa rin tayo kung yung channel natin ay nandun na sa sa taas na. Be humble pa rin tayo, magpaiwan pa rin yung ano natin, yung ugali natin na ano ba, huwag tayo magtago ng ugali. Ang bait natin sa harap ng kamera. Pagdating naman sa off ng kamera, nako, nandun ang ugali. Ipakita pa rin natin sa mga tao guys ba na kung umangat man tayo sa kahirapan o umangat yung channel natin, magpaiwan pa rin yung ano natin. Hindi yung magtago ka ng ugali na sus Ginoo. Sayang yung pagsimba. Sayang yung pagsamba mo sa Diyos kung ganyan man lang yung ugali natin.
E buti pa nga ako, wala akong simba-simba, pero marunong akong mag-ano sa Diyos. Araw-araw ka nagsimba, pero makasalanan ka pala. Tama. Ay, Diyos mio. Basta yun na lang, guys, at maraming salamat sa inyong lahat. At yun, kayo na bahala. Araw-arawin ko to. O, sino papayag dyan? Araw-araw tayo magalito. Hindi, amo na Hendol. Ano na tayo, good vibes. At least, labasan lang ng ano. O, magsalita ka dyan. Ayan, labasan lang ng ano yan, ang sama ng loob, no? Tong, lighter tong. Good vibes ulit tayo, guys, no? Siyempre, natutuwa kami ngayon kasi si Gabal na nagbisita sa live. Tong! Yan nga, bago kami umalis dyan sa Labo, sa Bicol, kami kay Gabal, nagpaalam, no? Salamat po, Kuya Bal, sa pagtanggap sa amin. Diyan, nung nagpunta po kami sa'yo at nagpaalam papunta sa Mindanao. Siyempre, plano mo po sa amin yan, yung mga issue na yun. Okay na yun. Basta, makatulong kami din sa ano sa kapwa. Ayan. Si Kebal, idol ko rin po yan. Lagi ko nanonood dyan kay Kebal. Hindi lang po ako nag-comment. Huwag niyong panoorin. Huwag niyong panoorin, guys. Kung nag-live man siya ngayon, huwag niyong panoorin. Hayaan mo siya. Mag-live ang isa. Salamat po, Kuya Bal. Kuya Bal Santos, Matubang. Ako po, taga-ano po ako, Kuya Bal. Diyan, taga-Labo po ako. Sa Labo. Diyan po yung mga kamag-anak ko rin sa Labo. Ayan, at least yan, parang nag-open lang. Siyempre, pangit naman kasi talaga sa tao yung gano'n yung Marites. Diba, si Kebal nga eh, hindi naman siya nag-marites eh. As in, ibang kalingap, siyempre. Tapos ikaw, porkit naalis ka dito sa Timbotete, yung marites mo, diba? Pangit naman yun. Kasi lalaki tayo eh. Wala namang lalaking marites eh. Diba, Dal? Oo. Walang lalaking marites. Totoong buhay. Diba? Siyempre ako, nagpapasalamat din ako dito. Hindi naman ako magiging charity vlogger, guys eh. Hindi naman ako magiging ganito eh. Siyempre, naano ako na masarap palang tumulong sa kapwa. At, dito ka. Ayan, tinulungan din ako ni Idol Butete na ma-monetize. Kaya siyempre, yung utang na loob ko, hindi mawawala yun, di ba? O parang si Idol Butete. O kahit managkaganon, may utang na loob pa rin sa kay Kuya Bal, di ba? Kasi doon din ang galing si Idol Butete. Tama! Ayan, gawin tayo. Magkaroon tayo ng utang na loob. Kasi ang utang na loob, hindi naman nababayaran ng pera yan. Ang utang na loob, kahit million ibayad mo dyan, walang kwenta. Kasi utang na loob nga eh. Simple lang ang utang na loob, magpasalamat kung sino yung tumulong sa'yo. Tama? Ayan na, si Idol Henry. Idol Henry. Kasi may ano kasi si Idol Henry sa Manila eh, no? Papasalin sana. Oo, papasalin sana natin si Idol Henry dito sa Mindanao din. Henry on the go. Yan, napakalupit din ni Idol Henry. Sa Manila, ang dami rin na tinutulungan ni Idol Henry. Oh, kasi wala namang lalaking marites. Bakit pag lalaking marites ah? Hindi ka nahiyano, lalaki ka, nagmamarites ka. Pasabi mo. Shoutout kay Mami Mercy. Yan. Sabi Mami Inday. Yan. Kuya Bal, huwag matanggapin yung Simo sa team mo. Makagubot ang shelter mo pag di asig yung mga tao mo. Oh, pwede mangyari yan. O, totoo naman kasi yung guys eh. Sa team Butete nga, nagawa niya yung tinatrydo rin eh. Eh, yun sa team Kalinga pa, di ba? Ganun kasi yun. Oh, doon talaga mga aking magiging kasundo. Totoo yan, kasi ikaw, ang hilig mong mangaral, ikaw ayaw mong pangaralan. Yung ubra yun. Kaya yan, natutuwa kami ngayon. Eh. Si Kebal, pag ano, pupunta rito. Di, mas maganda yun. Oh, di, makakapasyal si Kebal dito. Napag-usapan na rin naman yun doon, bago pa naman po umalis ng Labo. Ngayon kami kay Kebal na sabi nga na Idol Butete si Kebal. Welcome na welcome always yung ating Kalingap. Eh nga, may balak nga si Idol Butete na ano, mapagawa niya rin ng parang ano, rest house si Kebal dito. Para si Kebal pag dadaan, kung may pupuntahan dito, yung probinsya ni Kebal, di, may pahingaan si Kebal, ang team Kalingap, di ba?
Kasi yan, hindi naman kami nagmamarites sa mga ganyan eh. Sa mga ano. Good vibes na lang, tulong, charity. Di ba? The best yun ha. Dami na tuturong, natutulungan natin na ano. Na may hirap. O yan. Kasi ang naging anuhan din namin dyan sa pagtulong eh, si Kuya Bal, naging idol namin. Sipin mo si Kuya Bal, ang dami napakarami na nakatulungan niya ni Kuya Bal. Di pa man ako, ano no, na mo-monetize. Talaga naging inspirasyon ko rin yan. Ayan, si Idol Butete, si Kuya Bal. Ah, lagi ako nanonood dyan ni Kuya Bal, kung paano siya tumulong, tinitingnan ko siya. Yun talaga, nasa puso yung pagtulong, di ba? Mahirap kasi yung hindi tumutulong ka pero hindi sincere. Tulong ka. Tumutulong ka, oo. On ka, mapakambait mo. Ang bait-bait mo, di ba? Tapos, yun pala, out of cam, ganun ka pala. Pangit. Kasi, totoo yan. May kita ka naman nasa taas eh. Oo, totoo yan. Hindi naman kami nagsisimba eh. Totoo po yan. Hindi kami nagsisimba pero hindi kami nakakalimot. Di ba? Siyang mas tumi siyang... Neil Bila, shoutout idol! Ay, idol Neil, balikan na rito, bullshit. Nagsayang lang ang oras ang mga manonood sa'yo. Sabi ni Mami Charlene. Also... Oh, totoo po yan sila. Eh, si Kuya, ano, si Kuya Rab, si Kalinga Prab, no? Nanonood din po ako dyan. Nanonood din ako dyan. Kay idol Rab. Galing din kasi ang pagtulong ni Idol Rob talagang ano. Saka ang maganda kay Idol Rob talagang yung tao ba, nilalabas niya, pinapalabas niya yung talent. Siyempre, para ma-amaze kayo sa ni Idol Rob, para yung tao is ma-inspired. Saka gaya ni tatay, yan, naghihirap, pero magaling pala kumanta, magaling pala sumayaw. Di ba? Shoutout kay Mami Miho. Babalik na ako sa Friday, sabi ni Neil. Ayan, Idol Neil, bumalik ka na rito. All the good vibes tayo. So ito guys, nagkalabasan lang po. Sasabihan lang po namin si Idol Butete. Pass is pass. Ayan, naglabas. Mas maganda po kasi yung nilalabas natin yung ugali natin. No? Mahirap kasi itago yung ugali. Kagaya niya, yung issue na yan. No? Tinatakpan namin. Para bakit? Para, siyempre, wala namang kami ano dyan. Tinatakpan namin yung issue para no problem. Ayun nga, biglang ganyan nangyari. Nagmamarites siya. O ano bang sabi niya? Kaya nga, buti nila, natanggal na siya sa... Tinanggal na siya ni Kebal sa Kalingap. Hindi ako nadamay. God's way. Hindi, kasi wala namang ano yun. Hindi lang nagkaintindihan sila Kuya Bal. Tapos naging big issue. Naging big deal sa yun. Forget na wala ka. Sa Team Butete. Mali yun kasi lalaki ka. Huwag kang magmarites, kaibigan. Totoo yan. Di kami nagsisimba. Pero hindi masama ugali namin. Tirahin mo dyan. Sabihin mo lahat ng mga kamalian yung ginawa. Pati ako. Sipin mo. Kami ni Dabing. Kami ni Dabing ha. Guys, kami ni Dabing. Pati ako. Pinagkamalan ba naman kami mag... Pinagkamalan kami mag-shota. Eh, syempre ako may asawang tao. Ay, nasa malayo ako eh. Ano na sasabihin ng asawa ko, di ba? Pero yung asawa ko hindi naniniwala sa ganyan. Siya lang ang nagpapalaki. Ayun, lumaki issue. Di ba? Sabi ni Mami Christine, oo naman po. Solid Team Butete po kami. Solid Team Butete. Ayan. Idol po namin yan, si Kuya Bal. Kaya bakit kami nandito? Kasi na-inspired kami sa gawa ni Kuya Bal ng Team Kalingap na talagang ano sa pagtulong. Totoo sa pagtulong, di ba? Kasi mahirap yun. Tapos sasabihin niya, shota ko si Dabing. Eh kung nagalit yung asawa ko, di ba? Oo. Siyempre, alam nung ano ko yun. Nung bianan ko, nandito ako, nagbablog. Anong iisipin, di ba? Yung bibig natin na parang sa babaeng puta. Itigil natin yan. Kasi nakakasira ng ano yan. Ng buhay. Totoo yan. Mahirap yung nagsasalita tayo ng hindi ano natin sa kapwa. O kagaya nun. O ito ha. Nagiinom kami. Nagiinom kami. Ni Sardinas. Nagiinom kami ni Boy Sardinas. Anong ginagawa mo? Huwag na kayo mag-inom. Kasama sa ano yan. Di ba? Pero nung nagka-problema ka sa asawa mo, ang ginawa mo, di ba, uminom ka, nagtagay ka. Oh.
Huwag ganun, kaibigan. Kasi, pangit yun eh. Pangit naman yung ganung style. O, sinabi ba namin yon sa on camera, sa GC na nagiinom ka? Hindi, hindi namin sinabi kasi tinakpan ka namin kasi bawal nga sa inyo, di ba? O nasa labo tayo, uminom ka rin naman, di ba? Ang may nagdala doon ng anong alak to, yung mamahalin. Pundador yata yun, guys, pundador. Pundador. O, uminom siya. O. May narinig ba siya sa amin na Marites ba siya namin? Hindi, kasi nga bawal nga sa kanya yun eh. Bawal siya mag-inom, di ba? Ayun yun. Tapos ganun, ganun style mo. Pangit yun, kaibigan. Huwag kang ganun. Isipin mo yan, o. Oh. Di, nagda-drive ako. Nagda-drive ako sa labo kami. Eh, ito, unting gas-gas lang naman. Ha? Gas-gas ko yung ano niya. Nagasgas ko yung likod ng sasakyan niya. Yun niya, sabi ko, babayaran ko. Di ba, babayaran ko. Tapos, ang dami niya na sa akin sinabi na. Sabi niya, tanga-tanga mo naman. Parang hindi ka driver. Di ba? Ganyan ba yung Diyos? Kami, nagsalita ba kami ng ganun sa kapwa? Di ba? Hindi. Hindi namin kailangan magsalita ng ganun sa kapwa. Di ba? Pangit yun. Huwag kang ganun kasi ganyan, Marites mo pa si Butete, si Idol Butete, na dapat magkaroon tayo ng utang ng loob. Ako, totoo lang ha, hindi ko mababayaran ng malaki si Idol Butete kung ano, kung sisikat man ako sa ganitong ano ko, kung makikilala man ako. O, kung hindi, tuloy-tuloy pa rin pagtulong. Pero yung utang ng loob ko, guys, nandito. Napakalaki. Napakalaki ng utang ng loob ko, di ba? Nagkakaroon po tayo ng utang na loob. Di ba? Angel Butete. Yan, shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Pinky Agta Japonisa Amaro. I miss you. Ngayon ka lang. Ma'am Pinky, I miss you. Ngayon ko lang pakita sa akin, ha? Maria. Shoutout kay Maria Lunay Lalagunday Dabing ng Davao. Shoutout Inde Cervantes Pinky. Shoutout pa-support kay Bintong, guys. Isang member natin niya si Bintong, GP Bintong. Alam niyo, nag-live man si Gemo, pero wag niyo panoorin. Hayaan niyo. Wag niyo panoorin. Si Gemo, hindi. Nanood ko sa live niya. Tinitingnan ko. Hindi niya inamin. Yung mga sinasabi niya dati, hindi na niya inamin. Sayang, kung ni-record lang sana namin, ako, baka magkagulo silang mag-asawa. Christine, shout out po. Inday, Adora Mihilya. Andun si Kuya Basuka. Kuya, oh, tirahin talaga siya ni Basuka. Alam niyo po si Gemo, nanood ako, tinanood ko doon, hindi niya inamin yung sabi niya, hiwalayan niya asawa niya, ginagawa-gawa lang daw namin. Ano ka, hilo? Hey, Gemo, sobrang makajus ka, Gemo, pero hindi mo inamin. Galing sa bunganga mong malaki, hindi mo inamin. Isabi mo pa nga sa akin, dito ka natitira at gagawa ka ng bahay. Giblog mo ang ex mo, inadvisan pa kita na tol, baka magkagulo kayo niyan. Sabi niya sa akin, alam po lang Diyos tol, alam po na asawa ko. Oh, pagkatapos ng vlog, nagkagulo sila. Yung nag-iyak-iyakan na siya. Oh, sino naman ang asawa matuwa doon sa ginagawa niya? Luisa M, shout out po Ma'am Luisa M. Oh, dito si Kuya Bal ha. Si Kuya Bal, dumalaw sa akin. Kahit hindi na ako doon sa Kalingap, dumalaw pa rin siya sa akin. Nanonood man din ako kay Kuya Bal. Hindi lang ako nagko-comment kasi siyempre, nahihiya rin ako magko-comment kasi nandun din kasi yung mga tao naninira sa akin. So, nanonood lang ako. Nanonood nga ako sa mga cutting ribbon ni Kuya Bal. Charito Barbaso. Ayan. Ito lang pag-iusap po sa inyo. I-unsub nyo na.
hindi ko magdalawang isip. I-unsub nyo na. Yun na lang. Violeta Ligatria, shout out po. Hirap po ng net sa Pinas. Umuwi ako ng Pinas 3 months ako, hindi ako maka-YT. Sorry po, na dito na ako. Japan ulit. Napanood na kita ulit. Salamat, Ma Pinky. Mobile Legend, shout out po, Mobile Legend. Carol 93 Vlog, shout out. Luisa M. Mahal ka ni Kuya Bal, Kuya Edison, andyan pa rin, suporta sa'yo. O nga, si Grabis Kuya Bal, may mga nangyari man sa amin na hindi ano, pero si Kuya Bal, andito pa rin sa akin. Magsusuporta pa rin. Doon ako bumili. Dilya Gil Aguila, shout out po. Charito Barbaso. O nga, si Angelina. O, nakita ko doon eh. Ayaan na sila. Kasi... alam niyo, sige mo, natamaan dito sa live ko, alam ko yan. Natamaan siya sa live ko, kaya hindi niya aminin. Alam ko, nanood dito, anak man ni Gemo or asawa. Ma'am, mga anak ni Gemo, galing po sa asawa niyo, ma'am, na sige mo, siya po mismo nagbitaw ng salita nung time na nag-away-away kayo. Inadvisa namin siya, tol, huwag mong ganyan yung pamilya mo. Huwag mong ipagpalit sa pagbablog. Kasi hindi ka pa kumikita. Los Biminda, shout out. Hindi ka pa kumikita. Ayusin mo yung asawa mo, pamilya mo. Anong sagot sa amin? Ay, bahala na siya, siya tol. Hiwalayan ko na yan. E, ito namang asawa ni Gemo, nasaktan. Panaytawag ni Dabing. Kahit si Dabing ng Dabaw, alam niya po. Pero sa bagay si Gemo, ganun man talaga guys, walang aamin. Basta may kasalanan. O diba? Ganun yun. Gemo Mahinay, bumalik ka na sa Kalinga Putiti, okay naman sa'yo si Kuya Bal. Ayan, sabi ni Pinky. Di, okay na lang to, at least Kuya Bal, may communication kami ni Kuya Bal. Walang problema yan. Welcome naman po si Kuya Bal dito sa Team Putiti, kasi doon ako lang galing sa kanya. Yan ang tunay na tao at mabait talaga si Kuya Bal, eh, sabi ni Gemo. Oo nga, Angelina at Gemo, iisa ba yan? Ewan ko, sino yan, Maria? Lia Dijin, matagal ko na po siya inalis, sabi ni Lia. Ah, kaya pala panay ang takot misis ni kay Gemo, sabi ni Gemo. Mahal ka pa ni Kuya Bal Butets kasi nandito siya sa live mo. O nga, Nit Ikalya, dumalaw pa rin si Kuya Bal sa akin. Salamat Kuya Bal. Nagdaan na kasi yun guys, yung mga issue na that's Kalingap, wala na yun. Si Gemo lang kasi, ang inano ko kay Gemo kung bakit ako nag-live. Inopen topic pa niya doon sa mga lives kay Ma'am Lorne, asawa ni Rod Nubino. Doon pa siya nag-ano. Bakit pa? Ano pang purpose? Tanungin ko kayo guys ha. Anong purpose niya? Bakit mag-open topic siya doon? Laila, sa totoo Laila. Anong purpose niya guys? Tanungin po ko po kayo. Anong purpose niya? Bakit siya mag-open topic doon sa pagkatanggal ko sa Kalingap? Anong purpose niya? Doon ako nag-ano sa kanya. Anong purpose niya? Nakita niyo ba guys, nagla-live ang mga ibang live streamer na nagpasok ako. Hindi ako mahiligan yan. Sa akin, pag galing sa vlog, mag-edit pag uwi. Yun lang. Yun lang, galing sa vlog, mag-edit, tapos premiere, yun na lang ginagawa ko. Hindi ako mahilig gumala man ako sa mga live guys, pili lang. Pili lang po. Ma'am Luisa M, shout out po. Pili lang po. Ma'am Charlene Sorio, shout out po. Oh, ngayon, sabi ni Kuya Bal, andyan po, nakapin po ang sabi ni Kuya Bal. Sabi ni Kuya Bal, pag galing sa Timbutiti, dadaan mo na sa akin, kumpirmado ko, tanggapin ni Kuya Bal bilang Kalingap. O, di ba? Sige mo, hindi ko na pinanood vlog niya. Noong panood ko, hindi napagbigyan, sabi ni Carolina. Grace, ibang lista, ang purpose niya is makapasok sa Kalingap para makakuha ng views taas habay alis, sabi ni Grace. Ayan. Ibuti man ako, pumasok ako sa Kalingap, si Kuya Bal talaga mismo ang nag-imbita.
Si Kuya Bal talaga mismo naghamon sa akin dati. Yun, pumasok ako sa Kalingap. O, tapos nung hindi nakaintindihan, yun, nagbukod na ako hanggang yun. Hindi nakaintindihan. Pero tapos na yun, nala na. Violeta, shout out ma'am. Jim Lloyd, Dilima. Shout out po, shout out sa mga Dilima dyan. Tapos na yun. O ngayon, pumasok si Kuya Bal, di ba? Claudio the Great. Ang ayaw ko lang guys, yung tapos na yung mga problema, mga issue, dinala pa niya sa mga live para i-open topic man lang sa mga live, di ba? So ito ngayon, nag-live ako. Bibian, shout out to Ma'am Bibian. Bibian Carbonilla, shout out po. Niti Calya, shout out po. No. Ito na lang guys. Ayan, i-unsub nyo na. Deratsahan na. Press 1 sa nag-unsub. I-unsub nyo na. Ako, hindi ako magwili-wili guys. I-unsub nyo na. Para bigyan natin ng aral ang mga taong tulad ngayon. Nagla-live siya. Huwag nyo panoorin. Hindi niya inamin. Yung sayang nga kung may record lang sana. Wala. Yung mga sinasabi niya na hiwalayan yung asawa niya, ipagpalit niya sa pagbablog. Hoy, Gimo, sinabi mo sa akin, dito ka natitira, gagawa ka ng bahay mo dito sa Surigao. Oh. Sinabihan nga kita, tol. Oh. Malay mo, tol, magawa ka ng shop dito, dalhin mo pamilya mo dito, ay wag na, tol. Hala na siya. Wala, hindi aamin talaga. Hindi aamin. Kasi, siyempre, mapahiya siya eh. Oh, di ba? Mapahiya kasi siya, kaya mahirap din kasi aaminin. Sapul na sapul sa dito sa live ko ngayon. Hindi niya aaminin yung mga ganun. Huwag kasing magmataas. Ako nga gusto, ayaw ko nga tawagin akong idol eh, dito sa mga kasama ko eh, kasi gusto ko libil lang kami. Si Boy Sardinas, kahit ganyan may ugali ni Boy Sardinas na tratatat ang magsalita, totoong tao. Totoong tao si Boy Sardinas. Wala siyang tinatago sa likod ng kamera. Hoy, Bibian, paano mo masabi na nayabangan si Boy Sardinas, sabi ni Gisa? Ayan. Nayabangan ka ba niya, sabi ni Gisa? Si Boy Sardinas kasi guys, ugali na talaga ni Boy na ganyan. Pero, si Boy Sardinas guys, kung makita nyo lang sa personal mamit, hindi nyo alam ugali ni Boy Sardinas. Si Boy Sardinas, sinugal niya po ang kanyang negosyo para lang dito mag-charity sa Mindanao. Si Boy Sardinas may negosyo sa Maynila na sa Siapi. Buwan-buwan may kita sila. Pero, kahit bastante na yung kita ni Boy Sardinas sa Maynila, nakuha pa niya sumama sa akin para sa Timbutiti ay magtagumpay. O, diba? Oh. Ano guys, alam niyo po guys? Bago tumulong sa ibang tao, priority mo muna yung magulang mo. Pero binabas. Tinulungan ko yung magulang ko guys, binabas nga ako. Pero hindi ko na lang pinapansin. Ay, mas lalo silang ano eh. Tulungan mo yung magulang natin. Kasi wag mong antayin na yung magulang mo ay maghirap. So ito yung ginagawa ko sa magulang ko. O, binabas pa rin nga ako. Ako guys, totoo lang guys, may tumulong dito sa pabahay ko. Ay, sa balay namin, sa bahay namin, mama. Pero ano, pakialam dyan sa baser kung yung sponsor gustong tumulong sa magulang ko. Itawagin pa kung scammer. Kung scammer pa ako guys, wala kayong makita na project. Totoo lang. Wala kayong makita ang project na nagawa ko. Ilang pabahay na ako, from Bicol, from Maynila, hanggang Bicol, hanggang dito. Nakailan na ako. Bukas, may 5 pabahay kami. Pagdating namin sa Mindanao, nakapabahay kami agad. Bukas, may 5 na. Umpisan bukas. Pagkatapos sa 5, may 6 na naman nakahanda. So, yan ba yung mga scammer? Sus, Diyos mio. Ito lang masabi ko sa ito, lagi mo. Ang laki sana ng respeto ko sa iyo, pero pinutol mo. Magalit ka man dito sa live ko, pwede tayo magkita, pupuntan ka namin dyan, mag-usap tayo. Pero pupunta kami dyan sa inyo, hindi kami makikaway, gusto lang namin ayusin ang problema kung ano problema natin.
Gusto mo, sabihan namin yung asawa mo personal. Ako, si Busarina, si Kalso, si Dabing. Bahala na kayo mag-away ko sa asawa nyo. Pero hindi ko sana gagawin yan. Kasi ayaw ko na magkagulo kayo mag-asawa. Ang dami mong binitawan na salita, Tulgi mo, nung nagsama tayo, na panay advice namin sa iyo, ayaw mo makinig. Pero pag ikaw mag-advise sa amin, grabe ka, wagas. Pati nga panigarilyo namin, inanumo pa. Yung manigarilyo ako, para bang ikaw yung gumastos, sarili ko man yung pira. Sa bagay, yung panigarilyo, eh makasira talaga yan. Pero wag mo akong pangunahan kasi alam ko yung ginagawa ko. Wag mong pakialaman yung tao, hindi ka naman kapatid eh. Hindi ka nga makinig sa amin ng mga advice namin. Tapos mag-advise ka pa sa amin na huwag kayong mag-inom, huwag kayong mag-sigarilyo. Panay sabi mo sa amin ganyan. Pero pag kami yung magsabi sa iyo na importante 'yon, kasi yung pamilya mo, ano ba mas mahalaga sa'yo, Gimo? Pamilya mo o vlog mo? O tanongin kita. Tapos ayaw mo aminin ngayon. Huwag mo antayin, Gimo, na yung mga sponsor mo ay magsisi. Darating ang araw, Tol Gimo, yung mga sponsor mo magsisi. Baka bawiin pa yung mga sponsor sa'yo. Yun ang tandaan mo, Tol Gimo. Baka ura-urada yung mga pinadala sa iyo ng sponsor, bawiin yan. Sa ganyang ugali na pinakita mo sa social media. Yan, tandaan mo. Araw-arawin kita dito sa live ko. Tandaan mo yan. Sa ginawa mo sa akin, araw-arawin kita. Tandaan mo yan. Uubusin ko subscriber mo kung makaya ko. Uubusin ko yan. Nanahimik na ako, Gimo, pero pinganunahan mo ako. Ang tawag doon? Basta ganun, yun na. Inunahan mo ako sa mga ibang live. Na neighbor ako nagpasok sa mga ibang live. Kung walang taong nagpasa sa akin, anong pakialam mo kung tinanggal ako sa Kalingap, Gimo? Wala kang pakialam doon. Buhay ko to. Hindi tayo magkadugo. Huwag mo akong pakialaman. Sinabi ni Kuya Bal sa kanyang live, huwag niyong pakialaman ang Timbutiti kaya nahimik na. Huwag niyong pakialaman. Anong ginawa mo? Hindi na nga nagre-react yung mga reactor sa Timbutiti, sa Kalingap. Ikaw pa ang mag-open topic doon sa live ni Lorne TV. Ay nako, Diyos ko mio. Sayang yung pagsimba-simba mo. Ganyan lang ugali mo. Huwag ka na magsimba, Gimo. Gagawa ka ng sarili mong relihiyon. Huwag ka na magsimba sa simbahan nyo. Nakakahiya ka. Neil Bilara, pa-support sa pinsan ko guys, Neil Bilara official kasi babalik yun dito. Pati si JP Bintong, Inkalso TV, Pijoy, and Burlasoy TV, and Dabing Dabaw, Boy Sardinas. Suportaran niyo po ang mga Timbutiti members guys, mga vlogger ng Timbutiti. Si Angelina, nasa tabi lang live, di na lang nagsalita, kailangan pa mag-comment. Oo nga, alam ko si Angelina. Eh baka anak niya yan. Yeah, shoutout kay Lorelisi, shoutout. Imi Hini Tulyaw. Oo, Imi. Tapos kong pinakilala sa social media, ginanyan na ako. Tapos niyang sinulot mga sponsor ko, ganyan na siya. Alam niyo ba guys, si Ate Lor na kampanya, ang ganda po ng komunikasyon namin, ang ganda po ng relasyon namin ni Ate Lor na Lota Nagay, ang ganda po ng relasyon namin. Lumang sponsor ko yan sila. Pero anong ginawa ni Gimo, nilason ni Gimo sa panalita niya na sa harap ng kamera, napakaganda, napakagarang tao, napakadisinti, Diniktay di Quilio, napakaganda magsalita sa harap ng kamera. Diyos nun. So, ang ganda niya manalita. So, hindi talaga natin alam yung tao, guys. Na bago pa lang sa larangan ng YouTube,
ay nagpakita na po ng yung mga ano, mga masamang gawa. Ayaw ko ba? Si kami, shout out po. Judy, Padre, shout out. Marisa Sunukawa, shout out po. Sayang lang, Gimo. Wag mo ipahiya yung relihiyon mo, Tol Gimo. Kasi pangit yun. Tol, na gano'n ang pinag-relat niya. Tayo pa doon ang sinungaling. Oh. Yung sinasabi mo doon na sabi niya na ano, nahihiwala niya asawa niya. Hindi naman doon sinasabi. Kaya nga, diba? kami pa yung naging sinungaling. Tapos yung sakyan niya, di ba, parang na ano, nasira daw, dapat magpasalamat daw tayo sa kanya. Di ba, yung sasakyan ko gagamitin, sabi niya, sasakyan ko na lang. Sabi ko, sa bagay, mas ano kayo, tiwala ako dyan. Eh, kung hindi naman sa kanya nag-offer, sasakyan ko gagamitin. Ah. Kami pa yung naging sinungaling. Alam, ganito kasi yung guys, yung sasakyan ni Boy Sardinas, bago pa nga gulong nun. Nakaready na yon kasi para Pamindanao yung sasakyan ni Tol Boy Sardinas. Nakaready na yung Pamindanao, bago na mga gulong nun. Eh ngayon, nag-offer itong Gimo na sasakyan ng dalhin. Eh siyempre, bumayag na rin ako kasi medyo malaki. At saka, hanggang dait lang usapan, Bicol. Pero sinabihan ko talaga si Gimo nung sa Antipolo pa sa birthday ni Boy Sardinas sa Tol. Huwag ka munang sumama sa Davao, Tol, kasi alanganin. O, namilit siya. O, di ba? Sopronia Atinsa, shout out po. Rubin Licon, shout out po. Rubin, si kami. Ibilin Rabi, shout out. Ma'am Ibilin Rabi, shout out po. Good evening, Rabi. Ako guys, sa totoo lang guys, itong lahat ng mga binitawan kong salita galing mismo kay Gimo. Makasala pa man ako sa Ginoo guys. Yung mga sinasabi ko, galing mismo sa bunganga. Kahit magtanong kayo kay Dabing ng Dabaw, asawa ni Gimo, panay tawag sa kay Dabing, panay iyak. Nagmakaawa. Kasi panay away po nila. Sino naman asawang matutuwa dyan? Na yung ex ni Gimo, i-vlog pa niya sa ay Gimo, huwag kang magsinungaling. Gusto mo, puntahan ko yung ex mo sa Bansalan? Sana lang, ultimo piso, galing sa sponsor, ibigay niya sa tulungan, sabi ni Gisa. O, sana nga. O, Amy Tulyaw, ganun talaga sa YouTube, Amy Tulyaw, ganun talaga ma'am. Kahit hindi ka gumagawa ng ano, ganun talaga. Ako, nakita nyo ba na nagla-live ako dito about kay Gimo? Di ba wala? Panay vlog lang kami. Susan Garcia, shout out po. Sopronia. Tanungin ko kayo guys. Grace, shout out Grace, Ibangista. Tanungin ko kayo. Nakita nyo ba ako sa mga live na kay Marites about kay Gimo? Di ba wala? Nag-live ba ako lagi kay Gimo? Di ba wala, no? O ngayon, araw-arawin ko to. Inumpisahan niya, tatapusin ko. Tandaan nyo yan. Uubusin ko subscriber ni Gimo. Iwanan ko lang siya. Kung ilan yung subscriber niya dumating sa amin, yun ang itira ko. Kung magawa ko yan. Ma'am Ruby, Villanueva, shout out Ma'am Ruby. From Norway. Sponsor natin sa pabahay. Wala na, hindi na tanggapin. Hindi na yan tanggapin si Gimo. Yung mga viewers niya, yes, yung si Adelina Yulaga, oh. Yan mga supporter ni Gimo na diehard sa kanya. Salamat sa inyong pagano guys sa pag-attend dito sa live natin. Mami Jean TV, shout out. Miho Bibi, shout out kay Ate Ruby, shout out Ate Ruby. Wala talaga si Gimo, hindi pa nga niya naabot yung naabot namin, naabot ko. Nagyayabang na. Ay, Diyos mio. Tanungin nyo itong mga lumang viewers ko dito kung paano ako nagsimula sa YouTube. Andyan sila Miho Bibi. Tanungin mo si Miho Bibi. Tanungin nyo kung paano ko nagsimula sa YouTube.
na hindi pa ako kalingap dati, gwardiya pa ako. Tanungin nyo si Ate Miho Bebe. Andiyan si Ate Miho Bebe. Tanungin nyo yan. Ay pa, i-comment mo dyan, Ate Miho. Sauski sa tat, ibilin tayo ni sa tat. Wag mo kasi akong pangunahan, tulgi mo. Wag mo akong pangunahan. Oh, wag mo akong pangunahan kasi pag ako ang pangunahan mo, ngayon pinganunahan mo ako. Ngayon pahiya ka. 'Di ba? Mahiya ka naman sa sarili mo, tulgi mo. Mahiya ka. Pinahiya mo nga ako kay Ma'am Ruby. Inunahan mo na ako, nagparinig-rinig ka nga na Ma'am Ruby na ilisangla mo yung sasakyan mo. Kaya wala na tayong bahay dito sa Matinaw. Yun, nagpadala agad si Ma'am Ruby ng 20 mil para bilhin ang bahay. Inutusan ba kita na isangla yung sasakyan mo? O, ito si Gemo ha. O, nung time kasi na yung kapatid ko ay may nag-anuhan doon sa kanyang ano doon sa kung saan nakatira yung kapatid ko sa magulang ng asawa ng kapatid ko ay parang nag-aaway-away ba yung kapatid ko doon nakatira doon din kami natulog so sabi ko maghanap tayo ng matuluyan sabi din din Gemo na ma'am, sa GC sabi niya isangla lang sa sasakyan niya kay may bahay ibinta doon 20 mil. Parang pinahiya din ako sa sponsor eh. Yun, siyempre, yung sponsor, mahal kami. Eh, nagpadala din si Ma'am Ruby ng 20 mil para mabili ang bahay. Lagi akong pinangunahan ni Gemo eh. Lagi niya akong inunahan na dapat sana makigordinate siya sa akin kasi ako yung nagdala sa kanila dito. Lagi niya akong inunahan. O siyempre, yung sponsor, ayaw kami na makatulog kami kung saan-saan. Yun, nagpadala yung sponsor ng 20 mil. Yun, binili ng bahay. Siyempre, nahiya din ako sa sponsor. Kasi lahat na lang iasa doon. Lorinda Buwan, satat po. Imihine, grabe talaga ang mga ibang nag-YouTube kung sino pa yung mga baguhan ay sila pa yung nangungunang ibagsak ang mga kasama nila. Wag kayong traitor kapwa nyo. O nga, Amy eh. Tama kay Amy. Hindi pa nga niya naabot yung naabot ko. Diyos mio, Marimar. Gemo, akala mo madali lang ang mag-vlog? Kung hindi ka makakuha ng $100 every month, hindi ka makasahod. O si Gemo ngayon, tinigil niya ang pagtrabaho sa SIAP. Ako guys, habang nagba-vlog ako dati, hindi pa ako nagre-resign sa trabaho kasi alam ko pag maghinto ko sa pagwardiya, anong kakainin? Habang nagba-vlog ako, sa tingin ko yung channel ko may improvement siya nung hinamon ako ni Kuya Bal, saka na ako nagdesisyon. Oy, Diyos mio, Marimar. Diyos mio. Huwag mo kasi kong pangunahan, tulgi mo. Ako, madali lang kong kausapin na tao. Ako nga guys, ang dami ko pong kaaway sa social media na hindi ko alam. Na hindi ko alam kung ano ba ang kasalanan ko sa kanila. Bakit nila ako pinag-initan. Yung magulang ko nga dati, nasali sa isyo. Bakit ko daw yung tinulong ko sa magulang ko galing sa sponsor, anong pakialam ng mga basher na yan kung ang pera na galing sa sponsor, anong pakialam nila? Gusto ba nila na isali sila? Na kung padalhan yung magulang ko, padalhan ko din sila? Ay, Diyos mio, Marimar.
Ako guys, nagsimula ako sa pagbablog 2020, April 18, kung ginawa ang channel ko. Ginawa ko yung channel na yun para libangan lang. Pero hindi pa kami nagbablog, tumutulong na kami ni Sawski, ang asawa ko. Hanggang pinasok namin yung pandemic. Pero hindi ko pa kinarir. Parang takatuwaan lang. Hindi pa ako basta-basta nag-resign sa trabaho. Amadora, Tisya, okay lang. Okay lang. Alam ko may mga baser dito nanonood sa atin. Andiyan, no? O, baka ikaw bagsak ka, ayan, sabi niya. Kayo na bahala dyan magtira. Yung mga baser, kayo na bahala magtira dyan. Hindi talaga amin si Gemo kasi alam ko magkagulo sila. Pero alam ko mag-ano yan sila. Mag-anuhan yan sila about dyan. Sabihin na ba't hindi mo sinabi sa akin. Ano kasi guys, may mga tao din kasi na ang galing po magsalita sa harap ng kamera. Ay pagkatapos po ng pagpatay po ng kamera, wala. Balik ano na siya. Pero kami guys, iba kami. Kung ano yung ugali na pinakita namin sa harap ng kamera, yun din ang ugali namin sa kapwa. Hindi kami maging plastikan. Kasi guys, huwag ka na mag-charity kung maging plastikan ka sa harap ng kamera. Oh, di ba? Tama ako, mali. Huwag ka nang pumasok sa charity pag pinakita mo sa harap ng kamera ay plastic lang. Huwag ka nang mag-charity. Kasi kung alam ko dito may mga vlogger dito nag-umpisa, pag-isipan niyo muna bago kayo pumasok sa larangan ng YouTube. Kasi dito sa social media, kahit gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa, may maghanap talaga ng butas na ibagsak ka. MGD, shout out. Alam nyo ba guys, sa isang, ano tawag doon, sa isang bulig na buko, may buang talaga yan, may buang. So yung sa grupo na tinutukoy ko, ayun na si Gemo. Siya yung ano, yung sa grupo namin. Parang siya yung anay. Totoo man talaga, hindi ako magpaligo-ligo dito. Diretsahan na. Matamaan man ako matamaan. Ganun talaga yan guys. Magkapatid, sa 10 magkapatid, may isa talagang loko-loko. Yun po ang katotohanan. Bawat grupo ninyo, may isang tao talaga o dalawa ang magdalang anay sa inyo. Pero nawala na yung anay eh. Pasensyahan tayo. MGD, shout out MGD. Ayan. Si MGD, ayan. O, si Kuya Bal kanina. Dito si Kuya Bal galing sa live natin. O, ano sabi ni Kuya Bal? Sino nakabasa? Ayan, o, sa nakapin. Si kami, shout out po. Ayan, MGD, shout out MGD. Ayan. Dito po galing si Kuya Bal. Matagal po nagtambay si Kuya Bal sa atin. Ayan, si Kuya Bal. Kahit nandito ako sa Mindanao, mahal pa rin niya ako. Kasi galing ako sa kanya. Pero wala kaming issue ni Kuya Bal. Ayan, sabi ni Kuya Bal, magkita tayo butiti sa Malalag. Malapit na November. Kasi nung nagpaalam ako ni Kuya Bal, sabi niya, November, magkita talaga kami sa Mindanao. O, diba? Sabi ni Kuya Bal, magkita kami sa Mindanao ngayong November kasi piyesta. Pupunta talaga ako doon kasi may mga tiyahin ako doon sa Malalag, Sulop. May mga auntie ako doon sa Malalag din. Kababayan ni Kuya Bal. At may mga sa Sulop, Malalag, may mga auntie, uncle ako doon. O, diba? O, sayaan mo na Maestro Mayo, huwag niyong panoorin. Ang gagawin nyo na lang, yung hindi nakahabol sa live ko, i-unsub nyo na lang. Kasi araw-arawin ko yan siya.
lagasin ko din subscriber niya. Kasi ang ganda po ng ano ko kay Gemo, sinabihan ko pa nga si Gemo, tol. Kasi wala siyang pera pang gawa ng ATM eh. Kasi wala pa siyang isponsor noon. Ko tol, ako na magpagawa sa ATM mo para pagsahod mo sa YouTube ay may ATM ka na. Eh wala na udlot. Ibala ko pa nga sana yung sasakyan ni Tol Gemo. Pag makaluwag-luwag ako, sinabihan ko na siya dati na, sige tol, magbili tayong gulong yan. Eh wala, naudlot yung lahat. Akala kasi niya, ginamit na may sasakyan niya, ay hindi din ako mag-ano. Ay, Diyos mio. Dahil lang doon sa sponsor na umatras na ipaayos ang sasakyan niya para gagamitin para dalhin si Nanay di Mindanao i-commute. Eh, 50 mil na daan yung gagastusin. Eh, siyempre, sino pa bang sponsor doon na hindi aatras? Ninya Maria Borromeo, shout out po. Amy Hini Tulyaw, matagal na sana itong issue na to. Wala na, pass is pass na sana. Eh ngayon, kung nakita nyo sa thumbnail ko, ngayon may nag-report sa akin, in-screenshot, pumunta siya sa live ni Lorne TV. Bakit pa siya mangialam na tinanggal ako sa Kalingap? Para bang inopen topic pa niya sa kabilang live din sa Kalingap kay Ma'am Lorne. Ano pa ba ibig sabihin? Hindi ba siya bingi na sinabi ni Kuya Bal na wag nang i-open topic ang Timbutete, hayaan na natin sila, kinanahimik. Si Gemo naman, gumawa ng eksena doon. Edwina Jasso, shout out Edwina. Sus, Diyos mio. Sa'yo, alam mo ba, Tol Gemo, hindi ka bagay mag-charity. Huwag ka na lang mag-YouTube, Tol. Tumulong ka na lang, walang YouTube-YouTube, kung ganyan man lang gawain mo. Tumulong ka na lang, Tol Gemo, na walang YouTube-YouTube. Huwag ka na mag-vlog, mag-video, nakakahiya po. Nakakahiya po sa mga kababayan po natin. Lalo-lalo na, ano, uwi ka ng Mindanao, yung ganyan ugali mo, huwag ka na tumulong. Nakakahiya po sa mga tao. Maganda yung asal pinakita mo sa kamera. Ipagpatay ng kamera. Nako. Diyos mio. Ay, nako. Basta yun na lang guys. At ito, pag-iusap po sa inyo, yung hindi nakahabol sa live ko, i-unsub mo, Gemo TV. Naka-live man siya ngayon, huwag niyong panoorin kasi magka-views pa. O, tama yan, Amy. Hini Tulyaw. Tama po yan, sinabi niyo. Kahit saan man tayo magpunta ng mga live, walang pumipigil sa atin. Basta, huwag po tayong manira. Diba? Yun lang naman eh. Wonder Woman, shout out po, Bibski. Ako guys, pumupunta man ako sa mga iba't ibang live, pero nanood lang ako, hindi ako nag-ano, hindi ako nag-comment. Nanood lang ako, hindi ako nag-open topic ng mga ikasakit doon sa kapwa natin. Yun talaga. O, sige mo kasi, ginawa niyang open topic doon sa live. O, siyempre, mahalungkat na naman yung mga issue kasi nag-open topic po siya. O, diba? Doon kasi mag-umpisa. Wala na eh. Dumaan na yung problema eh, yung mga issue eh. Dumaan na, diba? Huwag na natin halungkatin para hindi na naman igawing topic sa mga reactor. Yun na. So, sinuok ko ang utak ni Gemo, saan man nilagay in town Gemo eh? Nagtanggal kasi ako ng jacket, Ma'am Amy, nagtanggal kasi ako ng jacket. Tanggalin, ang may jacket lang dito, ang ano lang, yung mga vlogger lang po ng Timbutete. Sayang kasi guys, yung tapos, mangaral tayo ng mangaral dito sa harap ng kamera. Tayo pala ang dapat pangaralan. Hindi ba? Pangit kasi yun.
Ay, Diyos ko, Gemo. Sakit lang ulo ko sa'yo, Gemo. Shoutout pala kay Ate Elizabeth Hansen. Ayan, si Ate Elizabeth Hansen, andyan lang, alam ko nanonood siya. Si Ate Elizabeth, ayan, andyan pa rin sa Timbutiti. Ay, nanatili pa rin siya, na supporter namin. So, ayan, si Ate Elizabeth. Wag naman sana umabot sa magkalaki-laki yung gulo. Ayaw ko kasing ganun, guys, eh. Ma'am Aaron Bilyo, shoutout. Kantahan na lang, kuya, sabi ni Wonder Woman. Natulog na kasi yung mapamangkin ko. So, basta lang, guys, yung hindi nakaabot sa live ko, ayun, kayo na bahala doon sa ginagawa ni Gemo sa atin, sa amin, sa akin na sa akin. Jinsky OFW, Z59. Si Nanay, tulog na po si Nanay Jo. Tulog na po. Ngayong katapusan ay si Nanay Jo, ayan, kasama na po namin pag-uwi. Ayun. Kasi, ito guys pala, open topic ko. Si Nanay Jo pala, nakiusap yung kapatid ni Nanay Jo na idiritso namin si Nanay Jo sa kanila. Sabi ko naman, hindi po pwede. Kasi, kung saan ko po kinuha si Nanay Jo, doon ko po ibalik. Sinabihan ko si Dabing, sabihan mo Bing na sila na mismo ang kukuha ni Nanay doon. Kukunin daw si Nanay ng kapatid niya. So, maraming salamat din. Judy Ann Coloma, shoutout po. Si Nanay Jocelyn po, alagaan po ng kapatid niya. So, ang gusto ng kapatid ni Nanay, doon daw namin idiritso sa kanila sa Laguna, San Pablo. Sabi ko po naman ay hindi po pwede. Hindi po pwede. Hindi po pwede si Nanay idiritso ko sa kapatid kasi may pinirmahan po ako sa barangay na si Nanay Jocelyn ay hiramin ko lang. Kung saan ko kinuha si Nanay, doon ko ibalik. So, bahala na pong kapatid ni Nanay na kukunin siya doon. Kasi pangit din, guys, na i-direct natin doon. Kung ano mangyari ni Nanay doon sa kapatid ni... ako pa ang ma-blame. Kasi hindi ko sinauli ng maayos sa kay Bintong. So, mas maganda, sila na kukuha. Ate Robe, Gima, shoutout po. Ate Robe, itong ginawa ni Gemo, si Gemo TV, may nagpasa lang sa akin screenshot, nag-live ang member ng Kalingap, si Lorne TV. Nag-live si Lorne TV, pumasok itong Gemo, at nakita ko ang comment doon, ang sabi niya, andito, basahin ko ha. Andito, ang sabi niya dito, ito ang sabi ni Gemo sa live ni Lorne, dito ako na ano, buti nga nung tinanggal na siya ni Kuya Bal. Wala na rin ako sa kanila kaya thank you Lord. Talaga po di ako nandamay. Sabi ni Gemo. Para bang palabasin niya. Inupin topic pa niya doon na tinanggal ako sa Kalingap. Ginawa. Siyempre gagawa naman ako sumsuman sa live. Gawin naman ako sumsuman sa live doon sa mga reactor. Kasi nag-comment po siya doon kay Madam Ilorne na isang reactor sa Kalingap kay Kuya Bal. Siyempre, gawin naman ang sumsuman ako doon. Nag-comment siya doon. Anong palabasin niya? Bakit siya mag-comment na ganun? Anong pakialam niya kung tinanggal ako ni Kuya Bal sa Kalingap? O, di ba? O ngayon, pumasok si Kuya Bal sa live ko. Anong sabi ni Kuya Bal? Hindi niya tanggapin si Gemo. Pag walang pirma na galing sa akin. O, di ba? Gusto kasi niya dumikit sa Kalingap. Eh, sabi ni Kuya Bal, hindi niya tanggapin. O, di ba? Yun ang sabi ni Kuya Bal sa live ko. Andyan po sa taas, nakapin po yung comment ni Kuya Bal. Nandyan po sa taas yung comment ni Kuya Bal. Pijoy TV, shoutout po. Shout out Banat Bagsik, Sil TV, Kapiso, Bupil, Direk, and Ilsa, Arthur Zia, sabi ni Amy Hini Tulyaw.
nga nakaraan na nga yon ano, Ma'am Amy Tulyaw. Yun na nga eh, hindi na nga ako nag-ano dyan eh. Nag-focus ako sa pagbablog eh. Hindi na ako nag-open dyan. Wala na akong iniisip kundi pagtulong sa kapwa. Pero itong Gemo naman ay Marites pala. Ang sabi ni Kuya Bal nga, magkita kami, mag-inuman kami ng tuba sa malalag. O diba? O, inimbita ko si Kuya Bal na dadaan dito. Eh baka dadaan yan sila, kaya dito man talaga ang daan yan. Si Kuya Bal, dito talaga ang daan sa amin pag pumunta ng malalag. So pwede silang dumaan dito. May pispan kami. Sabi ko, magsabi ka lang Kuya Bal kung kailan ka pupunta ng Mindanao para dito muna kayo matulog isang gabi para ipaghanda ko kayo. Diba? Dito sila mag-stop over sa amin. Walang problema dito. Siya kasi nag-open topic eh. So, si Mario Joseph. I-forward ko sa GC. Ayan. Ate Ruby. Ayan po. I-forward ko sa GC ha. Yan ang sabi ni Gemo. Yan. Basahin nyo. Basahin nyo po sa GC. Ate Ruby. Yan po ang sabi ni Gemo. Mobile Legend, buhat na umalis si Gemo. Di ko na pinanood. Unsub ko na, sabi ni Mobile. Salamat Mobile, unsub nyo na. Si kami. Ayan, mamatay ka sa inggit. Matagal na ako nag-unsub, sabi ni si kami. Ay, Diyos mio. Totoo lang guys, si Gemo, nang hinayang talaga ako sa kanya dati. At hindi ko yan tinanggal sa GC namin, sa Timbutiti. Siya po ang kusang umalis sa amin. Siya po ang kusang umalis. Siya ang kusang umalis. Hindi ko siya tinanggal kasi nang hinayang ako sa mga moments namin, sa mga sama-sama namin kahit saan. Pero wala, wala akong magawa. Nagpakumbaba na nga ako sa kanya. Atol, huwag ka umalis kasi sayang ang pinagsamahan. Ah, wala. Inayaan ko na lang siya. Inayaan ko na lang siya. Kasi huwag natin pilitin ang isang taong ayaw naman, no? Yun ang sinabi ko, sa isang bulig ay may luko-luko talaga. May bulok. O, may anay. Yun. Huwag kayong mag-alala guys, may mawala man sa grupo namin, pero doble ang kapalit. Doble. May mawala mang sponsor sa amin na isa, dudublihin yan pagbalik. Kusa siyang umalis kasi nasulot na niya mga sponsor mo, sabi ni Grace. Lodi Bina Castillo, shoutout po. Ayan. Basta guys, ito guys, ito lang pag-iusap ko sa inyo. Lahat po kayo, hindi ko po kayo pigilan kung saan manood. Iisang tao lang yung pinakiusapan ko sa inyo na huwag nyo nang panoorin. I-unsub nyo na. Iba ako magsalita guys. Wala nang ligoy-ligoy pa. Hindi ako magtago-tago ng sama ng loob. Ipalabas ko na. Yun na, i-unsub nyo na. Gusto nyo ba? Araw-arawin ko live? Araw-arawin ko ito. Inumpisahan niya, tatapusin ko. Yun, tandaan nyo. Yun yung ano ko. Pag may time ako, na-live ako. Hindi na kasi tama yung ginawa niya eh. Nagpakumbaba niyo yung mga tao, siya yung magpaka-Diyos-Diyos. Hindi ko sinasali ang relihiyon, guys, ha. Hindi ko sinasali kung ano man relihiyon ni Gemo. Hindi ko sinasali dito sa live. Ang sinasabi ko lang dito po ay sayang. Sayang yung pagsimba niya sa isang relihiyon na siya lang yung magbigay pahiya. Ako guys, isang Katoliko ako. Diehard ako bilang Katoliko. Kaya nga ako, hindi ko nagsimba tuwing Linggo. Kasi may kasalanan. Lahat po tayo may kasalanan. Hindi po tayo perfectong tao. Tandaan ninyo. Hindi po tayo perfecto. Kahit hindi man ako nagsimba Linggo-Linggo, pero yung Diyos nasa loob mismo.
taos-puso po akong tumulong. Tumulong man kami ng buhos na tulong, hindi namin inangkin yan na sa amin galing. Nakita nyo naman sa mga vlog namin, yung mga tulong namin, binabanggit namin kung saan galing, kung sino nagbigay. Oh. Diba? Masakit kasi isipin guys na tayo mga Pilipino, dapat sana magtulungan. Hindi puro siraan. Tayong mga Pilipino, dapat magtulungan. Tayong mga charity vlogger, magtulungan tayo. Dol, Dol, baba mo daw yung channel ni, ni Mami Omabir. Oo. But it's my honest opinion. I think na misinterpret mo ang comment ni Gemo sa live ni Lorne TV. Advice ko sa'yo, huwag kang padala sa sol-sol mo dyan sa paligid mo. Hindi, kasi Ate Elizabeth kasi, ano Ate eh, pangit kasi basahin yung ano ni Gemo Ate eh. Pangit talaga Ate, para sa akin Ate. Kasi, bakit niya i-open topic pa doon Ate? Para gawin akong sumsuman sa live ni Ate Lorne. O di ba Ate? O kung payag man yung ano diyan, ay payag. Para bang ang ipalabas ni Gemo na gawin akong sumsuman, bakit niya i-open topic doon mismo sa live ni Ate Lorne? Bakit niya i-open topic doon? Sabi nga ni Kuya Bal, huwag ninyong pakialaman ang Timotiti, hayaan niyo na. O di ba? Wag nil sus gino. Ako na, nakita nyo ba guys na nag-live ako about kay Gemo? Ngayon lang. Ngayon lang po ako nag-live about kay Gemo, na puno na po ako about sa kanya. Ayan o, ang sabi ni Kuya Bal o. Panoorin nyo po yung, basahin nyo po, nasa taas nakapin. Pindutin nyo po yung nakapin sa taas, Bal Santos Matubang. Pindutin niyo po yung nasa taas nakapin. Basahin niyo po anong sabi ni Kuya Bal. Andito po, oh. Ipabasa ko sa inyo, ha. Asan na ba yung edit ko? Ito Ate Elizabeth. May nagsabi pa dito Ate Elizabeth ay tinira ka dito ni ano, baliw na puso Ate Elizabeth. I-forward ko sa iyo Ate Elizabeth mamaya. Isinali ka pa dito Ate Elizabeth sa comment itong baliw na puso oh. Mamaya ipasa ko sa iyo Ate. Ito, basahin niyo guys ha. Ibaliktad kong kamera. Oh, basahin niyo, ibaliktad kong kamera ha. Ito basahin nyo ha, sa yung Gemo o. O basahin nyo. O basahin nyo ha, yan na sabi ni Gemo para kayo na maghusga. O kayo na maghusga, yung Gemo TV. O, basahin niyo po yung Gemo TV. O. Nabasa niyo ba? I-screenshot ninyo. Ang live yan si Lorne TV. Hello. Ang nag-live si Lorne TV. Ayun, ilapit natin o. O yan. O, labasan nyo na. O, diba? Labasan nyo na. Pangit kasi guys eh, pag ganun. Parang, parang nabastusan ako sa ganyan.
At saka, yun lahat mga sinasabi ko, hindi inamin ni Gemo. Hindi niya inaamin Ate Elizabeth yung sinasabi ni Gemo na hiwalayan yung asawa niya dahil sa pagbablog. Nag-advise siya sa amin, tapos pag siya yung advice namin, ayaw makinig. Yung sinabi niya, hiwalayan yung asawa niya. Oh, di ba? Ayon, hindi na inaamin. Gumagawa lang daw kami ng istorya. Diyos mio. Ang sa akin lang naman kasi dyan, ang tinatanong ko kay Gemo, bakit niya pakialaman na tinanggal ako sa Kalingap? Yun lang naman ang ano, tanong ko sa kanya. Anong purpose niya? Anong pakialam niya kung tanggalin ako sa Kalingap ni Kuya Bal? Kuya Bal nga, gusto nga makikita sa akin November. At saka kahit sabihin ko man sa mga tao na i-unsub si Gemo, pag ang tao ay hindi mag-unsub, wala po akong magawa talaga. O dati nga sa Kalingap, pina-unsub ako sa mga Kalingap. O ilan yung lalalaga sa akin, 2,000 mahigit na subscriber. O di ba? Pero at least ngayon, okay na yung komunikasyon namin ni Kuya Bal. O sabi ni Kuya Bal, by November, magkita kami sa Malalag, sa Davao. O dadaan sila dito sa bahay. So si Kuya Bal nga, kahit tinanggal ako sa Kalingap, naisipan pa ni Kuya Bal na dumadalaw sa aking live nga kanina. Ito pa guys ha, ito. Nasimulan na naman natin to. Oh. Sa mga sponsor po nga nagtiwala sa amin, sa nagpadala sa amin. Yung mga pirang, halimbawa may nagpadala sa amin 5,000, isang tao, nagpadala. Tapos yung ginastusan po namin, mahigit 5,000. Hindi na nga kami mag-ingay doon sa sponsor na kulang yung pinadala kasi siyempre mahiya po kami. So, dinagdagan na namin yung pera para mabili yung pinabili ng isang sponsor. Kasi mahiya po kami na magsabi sa sponsor na ma'am, kulang po yung pirang pinadala nyo po. Hindi namin yung ginagawa. Kasi nahiya po kami. Ganun po kami. Kasi nahiya kami sa sponsor. Kung magkano yung pinadala, yun na yun. Huwag ka nang magdaming ingay dyan. Maghanap ka ng paraan na mabili mo yung bagay na pinabili ng sponsor at yung pinagawa. Yun yung ginagawa namin. Tulad nito may pabahay. So, may nagpadala na, pero alam ko kulang yan. Pero ako na mismo ang gagawa ng paraan na para yung bahay na inumpisahan na ay mabuo at matulugan ng taong tinutulungan namin. Ganun po kami. Kahit masama, kahit ang tingin nyo po sa amin sa Timbutiti ay masamang tao kami, nasa inyo na po yan. Basta kami, hindi po kami makigano sa inyo. Kung yung tingin nyo po sa amin ay masamang tao sa inyong paningin, pero bahala na po si Lord. Kasi ako guys, matagal na rin kaming tumutulong. Wala pa itong Timbutiti, wala pa akong channel sa Tagig pa mismo. Pagputok ng Bulkan Taal, nagsakripisyo po kami ng asawa ko para maabot man lang yung mga tulong namin doon sa mga nasalanta ng Bulkan Taal. Ganun po kami hanggang pinasok po namin yung YouTube. So hanggang dito na lang po guys yung live natin kasi gabi na po. Ay maaga pa po kami. Ang dami kong lakad bukas guys kasi kung nakita niyo po sa vlog ko yung gumagapang po, kaarawan po niya bukas at nagsakit po si Kuya Samuel. So may nagpadala po sa amin na pera. So 15,000 po yan. Na yung pera na yan ay pang surprise namin kay Samuel na may bibilihin po kami na bagay na importante talaga sa kanya.
So 15,000 yan. So birthday kasi niya bukas. So nakiusap ako sa sponsor na pwede ko babawasan yung pera na 15,000 para pambili man lang ng cake. So pansit lang. Tapos ihatid ko bukas. Ang dami kong lakad kasi bukas, guys. Sa totoo lang. Ang dami talaga. Wala akong pahinga. So kanina sana schedule ko magpa-check up ako sa magpa-check up sana ako kanina sa right side ko dito. Baka may migraine na ako nito. Tatlong araw na kasi sumakit yung dito ko. Parang malaglag na yung mata ko. Magpa-check up sana ako sa doktor. Kaso wala kasi yung doktor kasi sa badista po. So bukas na lang siguro. Ang dami ko kasing lakad. Kasi tuwing umaga kasi guys, tuwing umaakyat na yung araw, yung mata ko, yung dito ko parang malaglag na. So magpa-check up sana ako kanina. Kaso wala ang doktor. So bukas na lang. Yo, magano. Mamili pa ako bukas ng materyales. Ang dami ko talagang lakad bukas. Walang pahingahan to. So ganito man talaga guys, ay nagservisyo po tayo sa bayan, ay sa Mindanao. So tuloy-tuloy lang, kahit dumaan man kami sa kahirapan, so tuloy-tuloy pa rin. Kahit may mga pagsubok man na dumating sa amin na mga yung paninira, okay lang, palagpasin na natin yan. Pero itong live na to, para lang to sa isang tao na yun, inapuno na kasi ako guys eh. Hindi naman pwede na sila lang miss lagi nag-ano sa mga ano. Anuhin muna natin, anuhin natin paminsan-minsan. Pangit naman din kasi guys na magpaka-martyr ka na lang. O sa mga natawag dyan, labanan mo din paminsan-minsan. Kasi ako guys, sa totoo lang, hindi nyo ako nakita na ganito mag-live lagi. Alam nyo yan, bihira lang. Sa totoo lang, ako din nakiusap kay Gemo kasi sayang yung pinagsamahan nyo, sabi puntahan kanila para mapag-usapan nyo ang problema. Kaso, o nga Ate Ruby eh. Butit stay as you are. Huwag mo lang isali lagi ang sarili mo sa mga maling ginagawa ng ibang kasama mo kasi you are truly the good person. Sabi ni Elizabeth. Ako Ate Elizabeth, ako madali lang talaga ako kausapin. Madali lang talaga ako kausapin, wala akong problema. Wala talaga akong problema pag kausapin lang ako ng matino. Madali akong kausapin. Madali talaga akong kausapin. Ako nga, gusto ko nga mangyari sa mga kasama ko kung ano may kinikita ko ay kikitain din nila kasi hindi lang po ako ang may pinapakain po na pamilya. Gusto ko po kung ano man yung nakita ko sa YouTube ay kikitain din sana nila, di ba? Ay gusto ko rin makatulong, gusto ko rin lumaki yung community namin para sabay-sabay kami tumulong. Kikita ko, kikita sila. So, mas marami kami matulungan. Si Kuya Bal, galing din dito. Galing din si Kuya Bal dito sa live natin kanina. Si Boy Sardinas kasi, ito lang, ipaliwanag ko po sa inyo. Si Boy Sardinas kasi, siya yung unang nakilala ko sa Maynila na hindi ko inasahan na ganun pala talaga ang ugali ni Boy Sardinas na hindi ko pwede ikumpara sa ibang nakilala ko. Si Boy Sardinas sa totoo lang, bungangiro talaga yan. Pero sa totoong, sa personal po, pag ma-meet niyo po si Boy Sardinas, halos na lang po ibigay lahat, wala nang matira sa kanya. Yun po talaga ang totoo kay Boy Sardinas po. Magalit man kayo sa akin, nasa inyo na po, sa lahat mga viewers ko dito, kung may narinig man kayo doon about sa bunganga ni Boy Sardinas, pero ito lang masabi ko sa inyo, si Boy Sardinas, pag ma-meet niyo in personal, totoo ito, pag ma-meet niyo si Boy Sardinas in personal, napaka-humble na tao yan, pag yan ang ma-meet ninyo. Nang magbunganga lang po yan pag sa social media, katulad ko, ay tinitira ako ni Gemo sa mga live na hindi ko alam.
Doon po nag-init ang dugo ni Boy Sardinas at nabubuisit siya. Siyempre kasama kami sa team. Ayaw man din niya na ako ay maano sa ibang live na gawing sumsuman. So si Boy Sardinas kasi ay pinagtanggol lang po niya ako. Yun po talaga ang totoo. Si Boy Sardinas, ipagmayabang ko si Boy Sardinas sa social media. Si Boy Sardinas ha, hindi ako makilala ni Kuya Bal kung hindi dahil sa kanya at kay Chris Ulo. Kung sino nakakilala kay Chris Ulo, shout out kay Chris Ulo. Si Chris Ulo ang una kung bakit nakilala ko ni Kuya Bal at ni si Boy Sardinas ang pangalawa. Kasi nung time na pumunta si Kuya Bal sa Maynila, yun din ang time na ang motor ko nasira. Sabi ko kay Tol, Tol, pupunta po si Kuya Bal sa Maynila, wala pong magamit na motor. Sabi ni Boy Sardinas, Tol, gamitin mo yung motor ko 1 week. Kasi nung dumating si Kuya Bal sa Maynila, nasira din ang motor ko. Panggabi ang duty ko noon. So sa araw, wala akong pasok. Kahit puyat ako noon, si Kuya Bal, ginaguide ko po sila sa Maynila kasi hindi nila alam ang daan. Tapos sira ang motor ko. Sino nagpagamit ng motor na sa loob ng 1 week? Bihira lang kayo makakita ng taong ganyan. Pinagamit ni Boy Sardinas yung motor niya sa loob ng 1 week. Si Kuya Bal, ginaguide ko gamit ang motor ni Boy Sardinas. At sumakay pa si Kuya Bal sa motor na dinadala ko na motor ni Boy Sardinas. Kasi yung pabahay program ni Joy the Great doon sa tok-tok ng bundok ay si Kuya Bal ay hindi kaya maglakad. Sinakay ko po si Kuya Bal sa motor na dinadala ko at yun ang motor ni Boy Sardinas. Kaya doon po talaga ako nakaramdam sa ugali ni Boy Sardinas. Grabe. Hanggang nakilala ko si Boy Sardinas, hanggang nakilala ko siya ng lubusan na ganito pala si Boy Sardinas. Na kahit hindi pa kami close masyado, nagtiwala na. Ganon ang pagkatao ni Boy Sardinas. Diba? Masaya. Masaya si Boy Sardinas ikasama sa personal. Hindi siya plastic. Kung anong meron sa bulsa ni Boy Sardinas, ibigay po yan sa iyo kung nangailangan ka ng tulong. Si Boy Sardinas, hiraman mo ng pera. Kahit hindi mo bayaran yan, walang ano yan. Bahala ka na kung bayaran mo, hindi si Boy Sardinas. Ganun si Boy Sardinas. Kaya ipagyabang ko si Boy Sardinas sa social media. Si Boy Sardinas ha, may negosyo sa Shopee. Magkanong kita buwan-buwan, may kalakihan. Pero nakayanan niya pang sumama sa Mindanao. Malayo sa pamilya. Si Boy Sardinas ang breadwinner sa pamilya. May sakit yung papa niya, yung magulang niya, sa kanya lahat. Ganon si Boy. Kaya, kung may magalit man po sa akin dyan, nasa inyo na po yan. Basta si Boy Sardinas, love na love ko po siya at yung buong team ko. Kasi si Boy Sardinas, totoong tao na ipinakita sa kapwa, hindi yung plastic. Yun magandang tao. Hindi yung maganda ka lang magsalita sa kamera, harap. Pagkatapos, pag-off ng kamera, ugali mo, baktun, ano na. Pangit eh. Bahala na po guys kung magalit kayo sa akin. Yan na po talaga ang totoo. Dalawang tao po. Dalawang tao. Kung bakit ko nakilala si Kuya Bal at na-meet in personal. At bago. Kung bakit ako naging parte ng Kalingap dati. Chris Olo and Boy Sardinas TV. Ganun po. Si Boy Sardinas, masayahing tao yan. Masayahing tao. Ang ginawa kasi ni Boy Sardinas, pinagtanggol lang po niya ang makasamahan namin. Ganun po ang ginagawa ni Boy Sardinas. O papayag ba kayo? Ako, lait-laitin sa ibang live. Gawing sumsuman. Tapos kasama kita sa grupo ko. Sinisiraan yung kasama nyo sa ibang ano. O kasama kita, papayag ka ba? Ganun. Nakatunganga ka lang dyan. Diba ayaw nyo?
So ganun po si Boy Salinas. Kaya nga gumawa po kami ng team para magkaisa, magkapatiran, di ba? Oh, ganun po sana. Si pangit naman guys na gumagawa ka ng team mo. Tapos yung sarili mong kasama ang sisira sa grupo ninyo. Ginawa mo na lahat, nagpakumbaba ka na, magpakumbaba ka pa talaga, yung isa ang haba ng ihi, ang taas ng ihi. Di ba? Ay, Diyos ko, masakit ang ulo ko guys sa mga ano. Ginawa ko nga lahat guys eh, na ayaw masira yung team. Ayaw ko na magkawatak-watak, ayaw kong ganun sana. Pero wala akong magawa. Ganun talaga ang grupo guys. Sa isang bulig na niyog, buko, may isa talaga dyan na kawali. Pasensya na talaga guys ha. Sherlita Valdez at po. Ay, nako, Edna Constantino, shoutout po. Carol Ruiz. Nish Desai Vlog. Andy Channel, shoutout po. Basta guys, si Boy Salinas, ipagmayabang ko dito sa social media. Mabait po si Boy Salinas in personal. Mapagmahal sa kapwa. Mapagmahal si Salinas sa kapwa. Si Boy Salinas, kaya aktol-aktol, magbigay na 5,000. O, kaya nyo yon? Si Boy Salinas, kahit walang matira sa wallet niya na pera, kaya niyang gawin yan. Oh, tulad nyo kay An-An, oh, binigyan niya actual 5,000 para lang si nanay ni An-An, kung nakita nyo sa vlog, para mailipat lang. Ganun po si Bisadinas. Shout out kay Ate Elizabeth Hansen. Ate Elizabeth, I miss you so much. Si Ate Elizabeth Hansen kasi guys, at matagal ko ng sponsor from Maynila to Daet, Bicol hanggang Mindanao. So, si Ate Elizabeth, parang ate ko na din yan. Napamahal na rin ako dyan. Parang ate ko na kasi wala akong ate. So, siya yung iniisip kong ate. Ayan. Tawagin man akong scammer, mukhang pera, kurakot, lahat-lahat na tawagin nyo lang ako. Walang problema sa akin. Basta wag lang idama yung magulang ko. So, walang kinalaman yan dito sa trabaho ko sa social media. Tawagin nyo ako ng ano-ano. Pero pag sisiraan ako ng isang tao na galing sa aking team dati, pupunta doon sa mga ibang live at gawin akong sumsuman, doon magagalit talaga ako doon. Siyempre, hindi ko siya sinisiraan sa mga live ko. Sa mga ibang live, hindi ko sinisiraan. Oh. Kaya ayaw kong ganun. O ngayon, si GP Bintong, monetized channel na. Sana suportaran nyo po si GP Bintong TV kung anong mga upload niya, panoorin nyo rin. Si Pijoy TV, nag-apply na po kanina for monetize. In-apply ko na sa YouTube para ma-approve na. Siguro mga Merkulis yun o Martes, Lunes, ma-approve na sa YouTube. So dalawa na lang po yung iakay ko. Si Burlasoy na lang at si Neil Villara Official, yung pinsan ko. Dalawa na lang po ang hindi na monetize. So gusto ko kasi makatulong ako sa mga sa kanila na balang araw maging satisfy sila at maging successful sa kanilang pag-YouTube dito sa larangan ng YouTube. Wag lang kasi tayo mag-judge agad sa isang tao. Ito lang masabi ko guys sa lahat po mga viewers ko dito. Wag tayo agad maghusga sa isang tao. Kabisaduhin muna natin yung pagkataon niya,
bago tayo magre-react. Ganun man talaga guys eh. Kabisaduhin muna natin yung ugali ng tao bago tayo magawa ng reaksyon, bago tayo magbitaw ng salita. Salamat sa inyong pagmahal guys ha. Sa totoo lang guys, eh, hindi po kami sikat na vlogger. Hindi kami sikat. Yung grupo namin, hindi yan sikat. Pero, panoorin nyo na lang po sa mga ginagawa po ng Timbotete. Kung paano kumilos, action agad, basta mayroong magamit. Yan. G. Mamahinay and Tis Kasila, shoutout po. Ako guys, kahit nalayo ko sa asawa ko, tiniis ko yan. Yung asawa ko, miss na miss ko na. Tiniis ko lang yan. Para makaservisyo ako sa mga tao. Kaya ako gumawa ako ng... kaya nga, pinasok ko yung isang charity vlogger. Alam niyo kung bakit? Danas ko po na minsan walang kain sa isang araw. Sa sobrang hirap dati. Nagigiling kami ng butil ng mais. Isang tsupa lang. Dalhin po namin sa bukid at ginigiling po namin sa bato. Ginigiling po namin. Kinakain namin yung butil ng mais na napakalaki. Na hindi pa durog na durog. Nandiyo na yung tahop, sungo. Kinakain po namin yan. Kaya ramdam ko po yung kahirapan ng mga tao. Yung mga tinutulungan namin. Kaya ramdam ko yan. Kaya kung may maluwag kaming pera, buhos-buhos talaga yung tulong sa taong, lalo yung tao na tinulungan namin masipag, talagang buhos yan. Pero lahat ng mga tinulungan namin, danas na po namin kung anong klaseng tao yan. Yung asawa ko, mahal na mahal ko yan. Ayan na, sabihin ko sa social media ha, yung asawa ko, mahal na mahal ko yan, kahit masingganer ang bunganga niyan. At yung magulang ko, mahal na mahal ko. Kaya nga, ang ginagawa ko ngayon, gumagantin ako sa magulang ko sa pagtulong. Ayan. Ayan, Sauski ha. O, sinabi ko na dito, yung asawa ko, mahal na mahal ko yan, kahit bungang hira yan. Sino yan? Si Amabila pala. O, totoo yan. Kasi, pag malas ka sa 1, 2, 3, 4, sa panglima swerte ka na. Yan pala yun? Kaya nga, tumaba ako ngayon dahil sa asawa ko. Hindi rin ako makapunta ng Maynila kung hindi dahil sa asawa ko na yan. Hindi ako maging vlogger kung hindi kay Sauski. Kasi kung hindi ko nakasawa ni Sauski, hindi ako makapunta ng Maynila at hindi ko maging vlogger. Oo, Ate Ruby. Maylin Mapula, shout-out. Shout-out sa mga Taglabaw City. Siboy Sardinas, ha? Oh, Siboy Sardinas, ha? Ito. Sumasahod sa YouTube. Sumasahod sa Facebook page. Lahat ng social media account niya, Facebook at YouTube, hindi mapunta sa bulsa niya. Saan mapunta? Sa taong tinulungan niya, hindi niya kilala. Yan po ang isipin ninyo. Si Boy Sardinas, sumasahod sa Facebook page kasi may mga million views din siya. Sa YouTube, sumasahod din siya ngayon. Pero, hindi po mapunta sa bulsa niya. Alam mo saan yung punta? Sa mga taong tinutulungan niya. Yan ba ang taong masama? Di ba? Siyempre, si Boy Sardinas may kita sa sarili negosyo. Pero sa akin, yung kita ko po talaga, hindi po pwede na iubos ko sa tao. Kasi, magulang ko guys, sa akin umaasa. Yung mga kapatid ko, kung ano meron sa akin, magbigay ako.
yung mga tao naghihingi sa akin, nagbibigay ako. May matira man sa akin, guys, upa sa bahay, wifi, kurinti, tubig sa Maynila, yun pinapadala ko sa asawa ko bawat sahod. May matira man dyan, kukunti na lang. Ganun po ako, guys. Buti Sardinas kasi may sariling negosyo. Kahit ang sahod niya sa page at YouTube, pwede niya ipamigay lahat yan. Diba? Ganun po. Sana ay naintindihan niyo po. Sakit na yung ano ko guys. Abangan nyo pong live ko bukas. Bawat gabi ako mag-live. Ayan, shoutout sa yung lahat. Ayan guys, mag-in na po tayo kasi gabi na. Shoutout po sa natira yung 254. Maraming salamat po sa inyong mga sa inyong pagdalo sa aking live. Everything has its limitation when we cross that line, abuso or abusado na ang tawag dyan, sabi ni Elizabeth Hansen. Sauski, at Elizabeth, mag-ina po ako. Kasi masama kasi pakiramdam ko, at Elizabeth, nandito ko. Hindi ko nga alam kung mag, ano yung mga gamot iresita sa akin. Dito kasi, oh. Dati kasi, nung elementary pa ako, lagi na ako nag-iiyak dati. Kasi dito ko, sakit. Umiiyak ako dati. So ngayon parang bumalik eh. Tatlong, obserbahan ko bukas. Kasi nag-inom ako ng gamot kanina, medyo nawala. So dito kasi sobrang sakit. Parang na ganun oh. Dito galing ang sakit oh dito. Ate Merce. Ate Merce, shout out Ate Merce Humbert. Lian Lumagbas. Christine Karandang. Shout out po, Mylene Mapula. Ate Miho. Kasi bukas, maaga ako guys. Kasi pag-open lang, ano, magpa-check up ako bukas. Kanina sana eh, kaso yung sabadista kasi yung doktor, hindi ko naabutan. So bukas na lang po. Kanina wala, wala ang doktor kanina kasi. Sabadista kasi daw ang doktor. So bukas na lang po. So sana guys, pag-pray nyo po, nalalawak pa yung samahan po namin at yung grupo namin ay lalawak pa. Si hindi man kami nangarap guys na sisikat dito. Kung ibigay ni Lord, so salamat. Di ba? Ganun lang. So ayan, maraming salamat eh, kay Kuya Bal at pumasok sa live natin. Nagtambay siya. So shout out kay Kuya Bal Santos Matubang at Iidna at Kalinga Prab. So mag-ina po ako guys. Maraming salamat. So sa gusto pong mag-PM sa akin, ang Facebook page ko po ito. Yan ang Facebook page ko, Butiti Official. I-type nyo lang sa Facebook page, Butiti Official. Pwede nyo po akong i-PM doon. I-follow nyo rin ako guys kasi kulang na lang ang 4,700. Kulang na lang po ng 4,600 followers para maging okay na yung page ko. Cecilia Singer, shout out po. Carol, shout out Carol. Sherilyn Luna, shout out po. Sinusitis yan. You need medicine to that. Ayan. O nga ate, dito galing ti oh. Naganito na ako nito. Nagkaganito na ako nung nakaraan. Ano bang year yun? May lumabas na dugo dito. Buo-buo. Dito sa ilong ko. Jewel Rombenis, shout out po Jewel. Guarda Vlog, shout out po Jima Mahinay. Sakit talaga yung dito ko. Pero ngayon, kumalma. Puro oksirban ko lang bukas sa umaga. Malaman ko to pag ano, dito na ko hospital as ano, doktor. Kaya nga, hindi ko pag umaga, hindi ako makagalaw-galaw masyado. Kay 3 days na po, sumakit yung dito ko. Tis Casilla, shout out po. Mylene Mapula, shout out po. Luisa M. Lunayla Lagunday, shout out po. Sauski, mag-ingat ka dyan, Sauski.
kahit ganito po si Butete, ay mahal na mahal ko kayo mga viewers ko, ha. Ako guys, kahit may masama yung pakiramdam ko, nakuha ko pang mag-charity. Tisha Channel. Madam Tisha Channel. BED ha, Ma'am Tisha Channel. Salamat, Ate Elizabeth. Ingat ka din diyan, Ate Elizabeth. Love you. Mag-ingat ka din. Roblox, at Roblox. Si Kuya Bal, dito kanina makikita. Si Kuya Bal, ngayong November. Si Kuya Bal, makikita. Si Kuya Bal, makikinom ng tuba, sabi ko. Kasi si Kuya Bal, dito din ang daan nila papunta sa kanila. So, padaanin ko si Kuya Bal dito. Mag-ihaw-ihaw kami dito sa Pispan. Ate Juicy Channel, shout out po. Merlin Asi. Tisha Channel, itong 6C, oh, si Tisha Channel. Roblox, andyan po sa taas, nakapin po yung ano ni Kuya Bal. Myra, Myra na lang. Maria, shout out po. Wabi e boss, giubo ka, inom, tambal, sabi ni Tisha Channel. Dito lang yun, sakit dito ko. Ayan guys, yung Facebook page ko, Butete Official, pwede kayo mag-PM doon sa akin. Nagre-reply po ako doon sa Facebook page ko, Butete Official. So sana i-follow nyo po guys para makamit natin 10,000 follower. Malapit na. Carol Ruiz, shout out po. Judian, more power to you, Butet. God bless you. Mag-ingat ka dyan, Ate Elizabeth. Mag-ingat ka palagi. Mag-ingat ka palagi dyan. At love na love po. Love na love po kayo namin. Mahal na mahal po kayo ng Team Butete, Ate Elizabeth. Yan po ang tandaan nyo po. Nandito po kami para sa inyo. Love na love ka namin ng team. At lalo-lalo na po sa aming mag-asawa ni Shawski. Mahal na mahal ka namin. Kasi si Ate Elizabeth, matagal ko na pong supporter. So pasensya na kayo guys sa magtagalog. Ako bulol. Kasi Bisaya kasi akong dako. Magkano ka na dumating sa Manila? Ahak na. I-follow nyo ang page ko guys. Butete Official lang sa page. Si Ma'am Bibski, ayan, salamat din sa'yo. Florinda Buwan. Bukas, magpa-check up ako bukas siguro guys. Kanina nga, parang mapaiyak na ako sa sakit talaga. So okay, laban lang po tayo. So hanggang dito lang po guys. Maraming salamat po at good evening sa lahat. Mayong gabi. Pagpasinsyahan nyo na po kung ano yung mga salita ko. Si Lord na po bahala kung ano man yung binitawan ko. Yung mga binitawan kong salita, galing din yun sa tao na yung binitawan din niya at inano ko na lang uli. So maraming salamat. Good evening sa lahat. At mag-ingat kayo palagi. Huwag kalimutan sarili. Huwag pabayaan. So ingatan yung sarili niyo po. Yun. At good evening. At bye-bye po. Bukas po ulit. Good night. Love you all. Shawski, mag-ingat ka dyan. Shawski, ha. Sakit yung ano ko. I-charge ko muna itong ano. Love you all. Bye-bye.